na kung saan yung picture na yon ay edited at nagkarambola po yung mga netizen. That triggers the investigation. Now, during one of the previous hearing, I tasked DICT. Andito bang DICT? Is anybody from the DICT present? They haven't arrived yet. To look into the integrity of the computer system being used by the PCSO specialty e-Lotto games. And if I remember it right, I was asked by DICT to give them 6 months. At sinabi ko dapat 3 months at pumayag naman sila. So ang gusto ko sanang tanungin, ano na nangyari dun sa 3 months na binigay namin sa kanila? Although that was back in January, February, March, April, supposed to be sa April, they should come up with the result of their investigation. Now, sisingilin ko na sila at least the past 2 months, ano na mga nagawa nila? Kasi yan po ay ni-request na rin ng maraming netizens ng taong bayan. Comsec, sinabi ba ng ano? Sinabi ba ng if they will attend ang DICT? Okay. So anyway, Comsec, pwede ba mag-roll call tayo na mga present? Yes, good morning, Your Honor. The resource persons present at this committee hearing are Honorable Chairman Juni Kuwa, General Manager of PCSO, Melquiades Robles, Mr. Attorney Ralbo Tibayan, is he present? I think he was here a while ago. He's coming na rin, sir. From the Land Bank of the Philippines, Mr. Raul Kalimlim and AVP Analisa Vasco. From the OGCC, Judge Katarina Maria Reyes and Attorney Camille Espana, Isa Camille Espana. And from the PSA, it's Mr. Florante Varona. And from the PNP, it's Brigadier General David Peredo Jr. And Police Colonel Francisco B. Bulwayan Jr. And from the AMLAC, it's Attorney Arnold Cabanlit. Those are our resource persons present at the moment, sir. Thank you, Committee Chair. Yung hindi pa nakapag-oath, pwede ba? Yung mga nakapag-oath na before, you don't have to stand up. Yes, those who have not taken their oath yet, please stand up. Yes, can you raise your right hand? Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth in this committee hearing? Thank you. Please sit down. Thank you, Comsec. Present din ba rito ang BIR? Coming. Oh, bilib din ako sa mga top. Bilib ako sa DICT at sa BIR. Eh, talagang very, ano sila, very, ano ba tawag nito? Sumusunod talaga sa tinatawag na Filipino time. Pasensya na. Anyway, kasi kaya ako nabanggit yung BIR and during the last hearing, napag-usapan din dito sa committee na ito na yung BIR mag-submit ng records of winners of Lotto Games. At yan po, ibabangga namin sa records na binigay ng PCSO, and I would like to thank the PCSO because they comply to the request at nag-submit po sila sa amin ng mga winners. Eh, since wala dito yung BIR, so hindi natin muna pag-usapan yan. And now, let's proceed dito sa pinakabagong problema, yung tinatawag na glitch na noong February 27 sa Swerte's draw, in the initial winning combination of 197 na kung saan yung draw
ay nagkaroon ng problema, prompting the PCSO to implement what he described during the live program as alternate procedures. Pwede ba malaman sa PCSO ano pong nangyari doon? Bakit nagka-problema doon sa pagbobola? Okay. Nag-out na ho ba si Agent Arnel? Okay. Sir, pakipaliwanag sa amin, ano nangyari po noong February 27? Marami po ang gustong magkaroon ng impormasyon, kaalaman sa nangyari. Good morning, Your Honor, Senator. So, during that time po, yung live draw operation namin at 2 p.m., yung isang draw machine namin, the first draw machine, kasi meron po kami tatlong draw machine for the 3-digit game, was not able to capture yung numbered ball po natin. But the two draw machines po were able to capture or select yung numbered ball. So with that, Your Honor, we conducted per our approved procedure as ISO certified to do alternate draw procedure. So in announce po na we encountered draw machine malfunction and we will do the alternate draw procedure. Okay. So anong reason po ng malfunction? Yung draw machine, meron po kasi yung tinatawag na latch for capturing yung ball. So once hindi po yun gumana, once nasa taas na po ang bola at hindi po na-capture nung latch, ang tendency po pag nawala yung pressure, babagsak po uli yung ano, yung bola. Yeah, I understand that, sir. Pero di ba may tinatawag na pre-draw yes, procedure? Your Honor. During pre-draw procedure, yung pong draw machine natin functioned well po. And then all of a sudden, nagka-problema? During live operation, dun po nagkaroon ng problem. Does that happen regularly or this is the first time ever na nangyari ito sa history po ng three-digit games? You said it was 3-digit games, right? For the 3-digit game, Your Honor, rather. Yeah, regardless, 2-digit, 3, 4, 5, 6... Is this the first time? Or other games, if I'm not mistaken, Your Honor, around the 5 times na po since we launched. 5 times na? Since 1995. Okay. 5 or 4 times. Okay. Bakit nag-off-air yung live streaming while the machine was being fixed? It's part of our procedure, Your Honor, that after announcing that we have this machine malfunction, we will put the broadcast on standby and then we will broadcast again recapping yung recorded video during the alternate draw procedure. Recorded po ito lahat, Your Honor. I know, I understand. Pero di ba dapat, since live yung ginawa nyo sa pagdodraw in the beginning, you know, it's when it all started, dapat live din yung ginawa nyong pag-fix sa problema para makita ng taong bayan kung ano nangyari habang ito'y pinipix, and how did you fix it? I think the public, especially the betting public, has the right to know. We are now improving the draw procedure, Your Honor. There's a provision for continual improvement sa ISO namin. And with that recommendation, Your Honor, we will include po yung... Okay, so next time, pag may mga glitch na nangyaring gano'n, nagkaroon ng malfunction, kailangan huwag kayo mag-off-air, continue sa pagbobola live. Kasi pag nag-off-air kayo, again, nagkukuroon naman po ng pagdududa yung betting public, yung publiko. Kasi the more na kayo po ay nagtatago para sa akin, para may tinatago kayo because nag-off-air kayo, the more magdududa yung taong bayan. So next time, yes, Your Honor. Sana pero, sana wala namang yan next time. Sana nga po. We want to see it live. How is it being fixed? Anong klaseng remedyo yung ginawa nyo? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Thank you for that. Anong pangalan niyo po, sir? Pwede ba malagay ang pangalan niya? AGM Arnel Casas po. AGM Arnel Casas? Gaming sector. Gaming sector, okay. Sige, thank you po. Now, isa rin po na pag-usapan natin during the last hearing, yung tinatawag na root act we had here? Hindi pa po, Mr. Chairman. And why is that, PCSO? Mr.
Chairman Robles, sir. Your Honor, I understand the access o yung pagkakaroon po ng route access ay napapaloob po sa kontrata ng Philippine Lottery System. So when I came, nakaano na po yan, firm na po yan. I don't know, pero siguro let's renegotiate that. Kasi kontrata na po yan eh. Ang kailangan po ng... In that contract, sir, does it say there na bawal ang chairman ng PCSO na magkaroon ng route access? Hindi naman po. Hindi naman po bawal, pero the specific po yung designated na bibigyan ng route access eh. And in which, is the highest official of the... So that my lawyers can review that? So can we submit it na lang po? Okay. Because if in that contract it didn't specify that the PCSO chairman is prohibited from having access to that route access, then dapat you should comply with my request. Kasi nga na po, hindi po fair yan, yung pinaka-chairman ng PCSO, wala pong route access. Samantalang kayo po, GM, of course you should have that because you're GM. GM and the assistant GM, kayong dalawa pareho, may access. So para mabawasan po yung pagdududa, eh kailangan meron din po pagdududa sa PCSO, meron din po sana si Chairman Junie Kua. What do you think, Mr. Kua? Is that okay with you? Are you comfortable with that request na kayo magkaroon din ng access, sa route access? Magkaroon kayo ng karapatan na magkaroon ng route access? I will oblige if required by the committee. Of course, I also would like to understand the purpose of that route access. But if it will be of help to the purpose for which the committee is suggesting, I will oblige, Mr. Chairman. Pero alam niyo na po yung route access, Mr. Chairman, Junie Kua. Alam niyo po kung ano nagagawa ng route access, yung capability po noon. Hindi pa po maliwanag sa akin, Mr. Chairman. I'm not privy kasi to the signing of the agreement, and I have never been briefed about the purpose or purposes of the route access. What is it supposed to be, and whether that is a part of the control or what? I have to beg the indulgence of the committee that yes, I am not really aware. So route access, it gives that person, whoever has that route access, the ability to control the system. It can edit. It can see everything that happens in that computer system. It can do everything. In fact, during the last hearing, also one of the hearings, inadmit ng isa sa mga taga-PCSO na yung may hawak ng route access, kaya niyang pasukan yung system at kaya niyang tingnan, kaya niyang manipulahin, kaya niyang baguhin, pwede siya magdagdag, pwede siya magbawas, etc. Doon sa system na yun, if I remember it right. So dapat magkaroon ka rin po ng route access being the chairman of the PCSO para mas maganda kung chairman at saka GM may check and balance eh, may route access. Pinag-usapan na rin po namin that it cannot edit the winning number, especially if it is already published. You may control systems purum, but I'm willing po if the contract will be amended subject to the approval of the contracting parties, kasi po dumating yan, signed na po yan. I did not ask for that. That is po, so I'm even willing to give all the access sa kanya. Pa-amend na lang po siguro yung kontrata kung papayag po yung contracting parties. Apo, when was the contract implemented, sir? Ano pong date ng contract? And then my second follow-up question is, dyan sa contract, naka-specify ba doon yung mga tao na exclusively merong lang access o mabigyan ng route access? Naka-specify ba doon na GM, AGM? Yun lang? Your Honor, if I may? Yes, sir.
Yes, sir. Naka-specify po doon that we'll have access to the GM. It's purely administrative, Your Honor. Yes, sir. GM and then? GM. And other access like yung mga... Hindi, paki-mention lang po. So nakalagay doon GM, GM sa contract. Yes, sir. Sino pa po nakalagay doon? Part of the draw teams, Your Honor. Yung mga staff po namin which do the daily operation. So hindi po na-mention doon yung chairman? Wala po yung chairman, Your Honor. Because so, the GM is the one in charge of operations. All right. So, Mr. Robles, sir, then we have to change that contract. And I need in that contract na i-amend, nandiyan po yung pangalan ni GM. Yun lang na, ni chairman. Hindi naman siguro mabigat yun na amendment. Personally po, I have no problem with that. Yung kabilang partido lang po, remember ito, this was already signed contract. When I came, implementation stage na po ako. In fact, delayed nga po sila mag-implement yan. Pero yun lang po ang problem ko. It's a mutual agreement between contracting parties. Of course, that's PCS. So I will ask po their permission kung pwede po yun. Kasi it should be a meeting of the minds po eh. Then, COMSEC, patawag natin yung the other contracting party. Yung sinasabi ni Chairman Robles. And sa next hearing, I want them to be here para agad-agad makakuha tayo ng feedback sa kanila kung pwede na mailagay si Chairman. I don't see any problem with that, them saying no. Diba? Or them saying yes. I think more on them agreeing with me na ilagay si Chairman Kua in the name of check and balance bilang isa sa mga nakalagay dun sa contract na mabigyan ng word access. Okay? Thank you. Sir Chairman, thank you so much for I would consider that as kind words. But I really would like also the opportunity to be brief on that so I can fully understand. Yes, sir. Yeah, we can ask what is the name of that contracting party, Mr. GM or Mr. AGM? The name of that contracting party? Pinoy Lotto. Pinoy Lotto? Yes, sir. Okay, so the Pinoy Lotto will brief you, Mr. Junie Kua, kung ano po yung root access, kung anong nagagawa noon. Opo. At, and then while you are being briefed by these people, I want the DICT people present as well para kung hindi mo masyado naintindihan, too technical, yung DICT, daandahan na i-explain sa iyo kung ano talaga yun. Yes, Mr. Chairman. So, with your indulgence, I really would be happy to hear that. And it's difficult to accept something that I do not understand correct, yet. So correct. Para maintindihan nyo lang po. Para maintindihan ko lang kung baga, po. Kumbaga, meron kayong baril, hindi nyo alam gamitin, so useless. Aha, baka hindi ko rin alam, baka mag-backfire. Hindi paputukin, baka mag-backfire, ikaw pang tatamaan. Yan ang inaalala ko lang, Mr. Chairman. I understand Chairman. What you're saying, sir. I hope you understand. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for that. Yung paliwanag. Yung pong source code, ang may hawak po niyan ay land bank. Bakit po land bank? Bakit hindi po BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas? It's Your Honor, it's in the contract that we engage a government bank. Sino po nakalagay sa contract? Sino po yung representing the government? PCSO? PCSO and Land Bank and the Pinoy Lotto, Your Honor. Kaya nga, the reason why I'm asking bakit hindi BSP, bakit sa Land Bank, alam naman po natin, hindi po ganun ka-secure yung pong integridad. Sorry ah, sa Land Bank in terms of being hacked or being infiltrated. Marami na tayong experience dyan. Yung mga pension ng mga teachers, mga deposits ng mga teachers, na-hack eh sa Land Bank. So that means, hindi ganun ka-secure ang Land Bank. Your Honor, if I... In the sa internet. Computer. Yes, sir. Yes, okay. I gotcha. In fact, meron pang atang hard copy yan, di ba? Drive and hard copy. At yan ay nakalagay sa vault.
Yes. Pero nahack na yung ano eh, ibig sabihin na infiltrate yung land bank. So whether that was not physical through internet, ibig sabihin na-compromise pa rin yung integrity ng land bank in terms of security. Yun yung ibig sabihin. Kaya nga mas maganda sa next contract ninyo, ilipat niyan sa BSP. Meron bang problema doon kung ilagay natin sa BSP versus land bank? Wala. We don't see any okay problem. Then ilipat natin sa BSP. Pangalawa, gusto ko sino hong pwede mag-audit yung source code na nasa land bank, ibabangga doon sa present continuing operations ng PCSO, kasi baka nagkaroon ng pagbabago. And who's supposed to do that? Andito na palang DICT, Mr. Paraiso. So si Asik Renato Aboy Paraiso ng DICT. Sir, sir, nag-oath na kayo? Yes, during the last hearing, Your Honor. Okay. Yes. Mr. Chair, we DICT would extend all help in regards to auditing, technical assistance. That's primarily the mandate of DICT, Your Honor. So whenever requested, DICT would comply, Your Honor. Okay. And if you remember, during the previous hearing, nirequest ko po sa inyo na yan nga po, mag-conduct ng assessment, evaluation sa integrity ng computer system ng PCSO. And you ask me kung pwede, ibigyan ka ng 6 months, sabi ko 3 months lang, sabi mo you'll try, kung ikaw ngayon kausap ko noon. Now, 2 months na ng karaan since this committee requested from you to do that evaluation. So ano na po yung development? I know, meron pa isang buwan. Pero yung the past 2 months, ano po yung inyong nagawa at ano po yung pwede nyo ma-report sa amin? Your Honor, if you remember, the records should bear, Your Honor, that the ICT already conducted that VAPT testing with regards to the Philippine, the e-Lotto system, Your Honor. And during December of 2023, the PCSO and the e-Lotto system passed the VAPT testing, Your Honor. During the last hearing that we had, this honorable committee requested the DICT to conduct a thorough VAPT testing of the entire system of PCSO, Your Honor. And during such hearing, we requested that we can only do so if requested and if asked by the PCSO, Your Honor, because we need access to their logs, we need access to their systems, Your Honor. Unfortunately, up till now, and I do understand, we are constantly in communication with PCSO. I think they're undergoing an evaluation and accreditation with an international lottery system, Your Honor. So that's why it takes precedence with the VAPT testing to be conducted by the DICT, Your Honor. Okay, so yung PCSO ayaw mag-comply, ayaw mag-cooperate. Is that what you're saying, sir? In short? It's not that they have priorities, Your Honor. That's what I was told by the PCSO, Your Honor, that they are undergoing accreditation and certification from an international lotto system, Your Honor. Yeah. Pero mas importante siguro yung maging transparent sila sa lahat ng mga ginagawa nila. Yes, Your Honor. Whether they're waiting for accreditation, etc., etc. Dapat yes, nandun kayo sa DICT to manage, to evaluate, to assess, and make sure na they're doing it right. Yes, Your Honor. But in that aspect, hindi ka nakakuha ng cooperation from them? Hindi naman sa we do coordinate constantly with PCSO, Your Honor. Again, DICT can only act upon the request of PCSO, correct, Your Honor. So, PCSO, can you request the DICT? Yes, Your Honor. From the DICT na para magawa nilang trabaho nila, yung sinasabi natin dito na magkaroon sila ng access, evaluation, assessment ng inyong whole computer system? Yes, Your Honor. We welcome that. When will that happen, sir? That. As soon as we get back to our office, by tomorrow, okay na yon? Tomorrow? Yes, Your Honor. So on the part of the ICT, Your Honor, we would prioritize the request of PCSO, Your Honor. So by tomorrow? Yes, Your Honor. Okay. We would commit to that, Your Honor. Very Thank good. You. So sa next hearing, at least meron ka na may report sa atin. Siguro, I'll give you
More than a month, kasi magkakaroon ng recess eh. Yes, so Your we'll Honor. Come back, I think, late April. So by then, with our contract with Pinoy Lotto, 5-year period, Your Honor. And co-terminus. So kailan po yung contract, expiration contract niyo with Pinoy Lotto? Twenty twenty-six, Your Honor. Okay. Thank you very much. Nandito yung BIR. Attorney Tibayan. Good morning, Mr. Chair. So, hindi pa po ay nagko-comply, at least dun sa PCSO, pinasalamatan ko na nagbigay sila ng mga list of winners. Pero kayo, hindi pa rin, kasi ibabangga sana namin yung sa list of winners that they submitted to us versus the list of winners that paid taxes doon sa mga napanununan nila. Yes, Mr. Chair. Why didn't you comply, sir? Mr. Chair, as per last hearing po kasi supposedly po, the records will show po na we were supposed to make a report based on the submission po by PCSO. Also to make the committee's job easier po. And and then we made a request letter po and then we were just waiting po. We also actually requested from PCSO and we were asked na lang to coordinate with your office as per the outcome of the hearing. Pero in any case, Mr. Chair, I also coordinated with your staff. Kasi po, all of the records that are filed with us are bound by Section 270 of the Tax Code. So, which is? Yung non-divulgence po of information. However, I was able... Sorry. Can you mention that again? Anong section po? 270 po of the National Internal Revenue Code po, Mr. So, Chair. Pwede ho bang pakihimay sa amin anong nakalagay dyan in layman's term? Well, basically po, ang mga submission po ng taxpayer, any information doon, hindi po namin pwedeng i-disclose. However, Mr. Chair, meron pong exception dyan na under Section 20. Which is? Which is, we can present it during the conduct of an executive session. I was able to share that with your staff rin po. And so we are ready po, Mr. Chair. If we hold an executive session, we have the documents requested. In addition po, Mr. Chair, we also prepared a report for the yung kasi po in anticipation of today's hearing, we discovered din po na marami pong multiple hits po for the year 2023. Exactly. So we summarized na rin po. And may mga discoveries din po kami. So we're ready po to submit those in an executive session po. Doon sa, what section was that na hindi pwede i-divulge yung mga pangalan ng mga taxpayers? Tama? Not necessary po. Yung mga, actually, mas specific po siya doon sa amounts po, mga return information po, yes po. Okay. Pero may exemption yan eh. May exemption yan eh. The commissioner may in each year cause to be prepared and published in any newspaper the list containing the names and addresses of persons who have filed income tax returns. Kung matatandaan mo, the past few years, medyo natigil nga lang or continuous pa ito na nangyari na nagpa-publish ang BIR ang mga top 500 taxpayers, mga pangalan nila and all. So, anong pinagkaiba ito sa mga lotto winners? Yun po, in ano po yun, furtherance of our mandate for assessment and collection. So, we, para rin po, kasi ito po yung purpose po niyan is yung sa top withholding agent po, eh, para alam rin po ng mga tao na, ay, top withholding pala to, so mag-withhold po sila. So, yun po kaya nga, di ba, nagpapalis kayo ng mga top taxpayers? Yes, Mr. Chair. Okay. Mga pangalan nila. So, anong pinagkaiba doon kung mag- publish din kayo ng mga top taxpayers na mga top winners ng Lotto, yung mga nanalo ng mga daan-daan milyon. Apapublish po namin, Mr. Chair, sa dyaryo rin po, yung mga tama po. Yes. Karapatan ng taong bayan, malaman kung talagang may nananalo at kung talagang may nagbabayad ng mga nanalo o kung talaga yung mga nanalo ay tunay na mga winners. Which includes yung names po, yung mga amount, ganyan po, mangyayari po. Well, not really the names and the amounts, just the persons, the people. Halimbawa, these are the people na nanalo ng daan-daang milyon. Yung ganun ba? Kasi, naglalagay din kayo, ito yung mga taong nagbabayad, itong 500 persons na nagbabayad ng malalaking buwis.
Ganun din, ito yung mga tao na nagbabayad ng malalaking buwis mula sa PCSO. I don't see anything, any difference with that. Ikaw, what do you think? What's your opinion? Well, Mr. Chair, kasi well, the mandate of the BRs in regard hindi, to sir, assessment... Sir, papaliwanan ko up. Di ba naglalagay ka ng top 500 people na mga negosyante na nagbabayad ng buwis? Why not come up with top 500 o maski na 100 na nagbabayad ng buwis na kinita sa PCSO? You don't even say winners. Kinita sa PCSO. Yung mga nanalo ng daan-daan milyon. Yun yun eh. Yung mga nanalo ng multiple winners amounting to millions, are they paying taxes? Yun lang yun eh. Para malaman po ng taong bayan na lahat ng mga nanalo ng mga malalaking premyo sa PCSO ay nagbabayad sa BIR. Kasi mamaya meron akong sasabihin tungkol dyan later on. We'll get into that. For now, do you agree? Siguro, Mr. Chair, that's above my pay grade kung yung policy po kasi na yun. The BIR will enforce po. Pero kasi walang batas, pina-research ko na sa mga lawyers ko eh. Walang batas natin nagsasabing bawal i-divulge ng PCSO ang mga winners. Wala eh. Diba? So, therefore, pwede nyo i-divulge yung winners without putting the names and without putting the address. Huwag nyo ilagay ang address, syempre. Huwag nyo ilagay ang cellphone number, of course. So, ilalagay nyo yung pangalan ng winners, kabangga doon sa pangalan na inirisk ng PCSO na hindi naman pinagbabawal ng batas. That's below your pay grade? Pag-aralan na, Mr. Chair, how we'll go about that. Thank you. Thank you very much. So, in the next hearing, maaaring bigyan mo kami ng information pertaining to that. Okay. When I was interviewed ng DZBB ni Joel and Weng, nasabi ko doon na mayroong multiple winners sa PCSO. I don't know kung yan ay 4, 5, or 6 digit games, and you will explain to us what games are those. But when you were interviewed by GME7, unang hirit ni Arnold Clavio, sinabi niyo po, sir, Mr. Robles, na hindi sila winners, kundi sila ay claimants. Can you define to us the difference between winners and claimants, sir? Your Honor, we are definitely that they are, they're definitely claimants. And of course, in the interpretation of the law, they are also winners because mayroon instrument po ito. Wala pong information yung ticket. So whoever is the holder of that instrument, of that ticket, can claim. Ang sinasabi ko, they are not necessarily the winners. Although legally, yes, but in reality po, as practiced over the years, including before me, since nga better instrument to, at una-una hindi naman din po jackpot, kasi po ang tinatanong sa amin, could there be multiple winners of jackpot? No? So sinabi namin, hindi, not in our experience. Wala pa po kaming nakikita na isang winner nanalo ng 20 jackpots. Wala po sa record namin. In fact, we have searched. Kung meron pong jackpot na nanalo ng kahit nga po isang tao na dalawa in 1 month. No? So ang sinabi ko, the bearer of the ticket can claim the prize. And yes, we can sa entry namin talagang ilalagay mo yung winner. Pero in reality, hindi po lahat ganun. Especially yung low-tier prices po. Yung low-tier prices, yung mga 2D, 3D, 4D, 6D. Oh, yan po, tsaka yung ibang consolation. We have to put them okay, as winner. Can you be specific, sir? Not necessarily the winner? Opo. And the claimant? Who are they? Who are these people? Katulad po nung nakita namin, Na lang po, sir. So if they're not winners, not necessarily winners, they're claimants, who are they?
ano sila, anong personality nila? Sila ho holder ng ticket. Presume po sila, sinasabi ko nga, this is a bearer instrument, presume po sila to be the winner. Kasi yun lang naman pong ilalagay doon. Wala naman pong presume item. Presume to be the winner or, ako na lang po, I'll fill in the blanks. Are you talking about, ito yung mga nagpapare-discount? Hindi ko po masabi yan kasi it's a transaction between them eh. Hindi ko po masabi yan kung nagpapare-discount sila. Ang ayan lang po ang may naririnig. Pero personally, hindi ko po alam yan. Kasi, alam nyo, it's done being done every day po yan eh. Lalo na sa mga low tier, 2D, 3D. Madalas po yan na pinapaabunohan na lang nila sa ano nila, sa ahente nila. Most likely po yan, mga ahente or I mean, Lotto okay. Outlet po yan, okay. Most likely. So sa next hearing, gusto ko po ipatawag COMSEC through the PCSO Corporation. The following names: Nituda Antonieta, and then Rael Jim J. Suallio, sampo lamang po ito, and Lahara Rolando. Why? Isa sa kanila, halimbawa, noong July, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 times nanalo ng 225,000 pesos. August, 9 times nanalo ng 225,000 pesos. September, 2 times nanalo ng 225,000, take to 225,000 pesos. October, 1, 2, 3, 4, 4 times nanalo ng take 225,000 pesos. November, 9 times nanalo ng take 225,000 pesos. Or excuse me, in fact, yung pinakalas, nanalo siya ng 450. So, December, 4 times nanalo ng take 225,000. So, nandun yung uniformity na every month, tinatamaan niya yung tig 225,000 pesos na premyo. Okay? O August, tig 225,000 naman, 9 times. So, this amounted to 8.3 million. Actually, 9 million to eh. Tama? 9 point something million. So, ano po yung probability na one person will hit many, many times in the period of 6 months with the same amount? Your Honor, yan po yung sinasabi kong lotto agent na pinakikiusapan ng mga kanyang bettors, and definitely when he goes to the branch, kasi 10,000 and below, kaya pa po yan ng, ano, ng outlet. 10,000 and above, up to 300,000 pesos, he has to go to the branch. Eh, pag kayo pa, ang branch po normally, nasa Kapitolyo yan eh. So kung nasa malalayo kang lugar, ang logical po and practical way is to talk to your most likely suki muna, paki naman, pakisabay na ito. In fact, we invited that yung sinasabi niya yung tao for today, at sabi niya hindi siya makakapunta. Nagpadala na lang po siya ng video. If you care to listen to her video, yes, para po natin, meron po kaming video ng ano niya. Yes. And also, we'd like to call... with that, if I may add, kaya nandito yung BIR, bakit ang TIN number niya ay 0000? 6 months na siya nanalo, several times. One moment, Your Honor. COMSEC, gusto ko yung mga pangalan na binanggit ko. I want them to be here sa next hearing and to explain to us kung talagang agent sila. And then kung agent sila, then bakit kung sila ay nagka-claim on behalf of some people, or suki nila, whatever, then why are not they paying taxes? Kasi dapat yan, nakalagay ang TIN number nila rito. Tama ba ako, BIR? Nakalagay po dapat yung TIN nila. Exactly. Pag 00, ibig sabihin po, hindi po sila naglagay ng TIN nila. So, binawasan sila ng tax ng PCSO, saan nilirimit yung tax na ibinawas? Kasi PCSO is obliged sa amin. Diba? Na magbawas ng tax. Halimbawa na lang, okay, habang nag-usap sila, hindi naman lahat may TIN number. Anong proseso, BIR? Kunyari ako, ordinaryong mamamayan naman talaga nanalo karamihan sa PCSO at
nanalo ako, say 225,000. Pupunta ako sa PCSO na wala akong tin. Ano ang dapat proseso ng PCSO para makapagbayad ng tax ako na nanalo ng 225,000? Dapat po, pag-register po muna siya. Kasi po, magbabayad po siya ng tax, mag-withhold po si PCSO. Dapat po, make sure nila na-registrado po muna yung individual. So, paano kung wala akong tax pagpunta ko sa PCSO? Paano kung wala akong tin pagdating ko sa PCSO at may hawak-hawak ko ng winning ticket worth 225,000? What is the procedure per BIR? Well, sa amin po, since mag-withhold siya, mag-file po siya ng form, kailangan may tin po yun. Kung wala po, i-require po muna si taxpayer o yung nanalo, si winner po, na mag-register po kung wala pong tin. Kaya nga, pero diba there's such a thing na magbibigyan siya ng temporary tin number? Wala pong... Kasi kung maghintay pa ng several days before mabigyan siya ng tin, sa kanya makiklaim yung kanyang price, eh, dito papasok itong magkakaroon ng maraming tinatawag na fixer or rediscounter. Ang tin naman po, Mr. Chair, one day lang po, mabilis lang po makuha. Ah, one day? Yes po. Punta lang po sa district office, pila lang po. Tapos, depende po sa traffic po ng tao. Pero, for example, sa Metro Manila po, within 20 minutes, nakakuha na po agad ng tin yung individual po. Pero, mamaya sa PCSO ang tanong ko, pero wala ba kayong tao sa PCSO na naka-standby doon para sa mga winners, turuan sila, i-guide sila, i-process yung kanilang tin doon sa mga walang tin, nang sa gayon, hindi na pupunta sa mga tinatawag ni Mr. Robles sa mga agents at para ibigay yung kanilang winning ticket? Wala po, Mr. Chair. Pero meron na po kaming ano ngayon eh, online, na madali na lang po mag-register po. Okay. Pero hindi tama itong nangyayari dito na lahat ng mga multiple winners 0-0 and 10. So may discrepancy rito, may problema rito, as you can see it, Mr. Tibayan. Mr. Chair, yes po. Although may sinample test po kami, yung mga ibang 0-0 po, may 10 po sila nung verify po namin sa system. Yeah, already. Good morning. As regards the alleged absence of the TIN, Your Honor, we have actually the TIN supplied by the winners. And that's part of the Certificate of Creditable Tax Withhold at source submitted to the BIR. Mr. Arnel Casas, I have a copy here. Honor, Attorney Patiag, sir. Patiag, Larry Patiag. Pakipalitan na. Pakipalitan. And then pakilagay dito para makita kang pangalan para they will be identified properly. Diba? Siya po ay si Attorney? Attorney Lauro Patiag, Your Honor. Lauro Patiag. Okay. Ano po yung inyong position sa PCSO, sir? I'm the AGM for the Management Services Sector, Your Honor. Very good. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, sa lista na meron kami, July 2023, 2,619 bettors ang nanalo. Number of bettors with tin numbers, 271. Ano po nangyari doon sa difference? Sila ba ay nakapagbayad ng tax? Yes. Tutuloy ko po. August 2023, 2,786 ang mga nanalo, 248 lamang ang may tin. September 2023, 2,603 ang nanalo, 225 lamang ang may tin. October, it goes on and on and on. So, anong nangyari dun sa mga walang tin? Were they given tin numbers and were they able to pay taxes sa BIR? Your Honor, I'm referring to the winner, particular winner mentioned as regards the winnings. Mamaya na po yung winner, mamaya. Ito lang muna kasi sinasabi nyo, may mga tin numbers. Okay. Siguro hindi nilagay ng PCSO dito kasi kung nilagay ng PCSO yung tin number, irerespetuhin naman yun, of course, we're not gonna mention it kasi we know that that's confidential. Okay? Pero since wala, nilagay 00, kaya nagtataka kami. O kung talaga may tin numbers yun, yung mga malalaki, yung mga multiple winners, nilagay nyo sana para hindi na kami magduda
Siyempre, we will never show it to you yung team number niya o nila, yung mga multiple winners. Now, sige po, sino gusto mag-answer? We have the division chief, Your Honor, that processes the winning claims of our lotto winners. And okay. Miss Felan. Miss, anong pangalan? Ma'am, anong pangalan niyo po, ma'am? State your name and Felan position. Felan Ramos po. Ma'am, pwede patanggal na para makaintindihan tayo. Lahat naman tayo dito vaccinated. Ano? Sige po. Felan Ramos po, division chief ng prize fund ng accounting department. Okay, ma'am. Pakikwento sa amin yung proseso. Halimbawa, ako si Juan de la Cruz. May hawak-hawak ako na 225,000 winning ticket. Ano yung proseso? From start to finish, from A to Z. Bali sir, pag may claimant po na pumunta dun sa office namin, kino-compare lang po namin yung ticket. No, yung proseso ma'am. Yung pagpasok niya ng gate ng PCSO, saan siya pupunta? Bali sa guard po, para po magpirma ng anon, ay mag-fill up po ng form yung... Sa guard pa lang? Opo, claimant's form. Saan guard? Yung sa gate? Dun po sa may second floor na po. Sa second floor? Opo, sa division po namin. Pero pagpasok sa gate, sabihin niya pupunta ako sa PCSO, kasi meron ako winning ticket. Yes, so, after the gate, sabihin sa kanya, sige, lahat ng mga panananalo, punta sa second floor. Yes, so, Juan de la Cruz will go to the second floor. And the pag second floor, ano nangyari po? Bali, mag-fill up po siya ng form, sa claimant's form. Then, after po nun, ibibigay po ng, ibibigay ng guard dun sa staff po namin para i-validate po yung ticket. Okay. So, pag once na may ticket po, ang kino-compare po namin is yung two valid IDs plus yung ticket po na dala niya. So, ang ano po namin doon is kino-compare namin yung signature ng claimant dun sa likod plus yung ID na dala niya para po malaman namin siya, na siya po talaga yung may-ari ng ticket. So, what happens kung wala siya pong ID? Sir, pinapaprovide po namin siya ng ano ng ID. Hindi, kaya ma'am, hindi naman po lahat ng tao may ID. So, paano kung pumunta siya, sabihin niya, wala akong ID, mahirap lang ako. Required po talaga, sir. Required. So, kailangan po talaga siya mag-produce ng two valid IDs. Okay, sige. So, wala tayong problema dyan. So, required ka, kailangan meron kang two valid IDs, government IDs to, ano? Yes po. And then, ipipresent mo yun sa PCSO, pagbabanggain ng PCSO, yung ID doon sa nakapirma sa ticket, kung siya talaga yon. Okay, and then, tapos once po, na verify po yun. Pag once na verify na po namin, i-validate na po namin yung ticket, may lalabas po dun sa machine namin na pay ticket siya. So pag once na validate na po namin, ipaprocess na po namin yung voucher. Regarding po dun sa TIN, may mga ibang claimants po kasi na wala po talaga silang TIN. Exactly. So yun po yung ginagamit namin, sir, yung 00. Or may mga agents, ay may mga claimants. Teka mo na, okay. Wait, stop right there. So meron po mga winners, kumpleto sila sa ID, verified nyo yung signature nila dun sa winning ticket na sila yon, and then nung ipoprocess nyo na, bago sila mabigyan ng voucher, eh, wala siyang TIN. Yes po. So therefore, lalagyan nyo siya ng 000 yes, TIN. So, paano nyo po mai-remit yung winnings niya, yung panalo niya, yung tax sa pagpanalo niya sa BIR when in fact you have a 00 TIN number? Opo. Bali yung sir, yung nasa alpha list po namin, yun po yung mga nakalagay na 00 plus yung name po ng claimant. Come on now. BIR, are you listening? Nag-process sila ng winning ticket worth 225,000. Since walang TIN number, lalagyan nila ng 000. Babawasan nyo yun. Magkano ibabawas nyo? 20% po. How much is 20% of 225? 45 po. 45,000? Yes po. Yun yung binawas nyo doon sa 225, 45,000, na supposed to be pupunta sa BIR. So, paano ibabangga ng BIR yung 00T number doon sa winning yung 40, magkano po ulit? 45,000. Ibabangga sa tao na nasa, di ba? BIR, pag-explain? Kami naman, Mr. Chair, since it's already a final tax, kumbaga nabayad na yung total amount of tax, wala nang kikredit po. Kasi hindi po siya creditable na ibabangga namin sa income pa ni taxpayer. Kumbaga, yun na po yung total tax po na... Kaya nga po, sir, ano? So, yung 40,000 na binawas nila doon sa
winner na walang tin, na binigyan nila ng 00 tin, magre-remit kayo sa BIR? So paano po paano ma-identify ng BIR kung sino yung nanalo na 00 ang tin number? Saan nila ilalag yun? BIR, how can that happen? So, Juan de la Cruz, 40,000, 0000. Paano niyo po? Well, technically, Mr. Chair, hindi namin exactly mababangga kung, lalo na kung may multiple names na makakapangalan po. Kasi ang pinaka-identifier po talaga namin is yung tin ng individual. So anong gagawin niyo po doon sa mga tao na binawasan ng buwis daw ng BIR, ng PCSO, at isinabit sa inyo pangalan with 0010. Ano pong ginagawa nyo? Nangyari na ho ba yan sa iyong experience? Does that happen? Never happen? Or it happens many times? And kung nangyari po yun, ano yung ginagawa nyo doon kay Juan de la Cruz na 0010 at marami sila at nagbayad ng mga taxes? What do you do with them? Kung totoo sila, kung totoo yung sinasabi nila. Kami kasi, Mr. Chair, what we do is, may mga... Pero sa sagutin mo, nangyayari ba yun? Yung sinasabi niya, consistent ba yun sinasabi niya? Well, based sa records po, marami po talagang 000 nangyayari po. Sinasubmit sa inyo ng PCSO? Yes po, meaning blank po yung tin na sinasubmit po sa amin. So what do you do with those winners na 000 ang tin? So paano ibabangga yun sa... Na samantalang wala naman tin... Ang tin naman yung pinaka-identification, tax identification ng isang taxpayer. Opo. So, anong mangyari dun sa pera? Kung sabi, inaamin mo pala, meron. So, saan napupunta yung pera ng mga nagbabayad ng tax using the 00T number? Yung tax po, nare-remit po sa BIR. Nababayaran naman po sa BIR. Kaya nga po, Opo. Pero kaninyo po ibinabangga, wala naman TIN number. Di ba dapat yung ibinibigay na winnings, yung taxes, mga tax doon sa winnings, ibabangga yun sa tao na nanalo na may tin number. Since wala itong tin number, kayo nang gagawa ng tin number doon sa 00? Ay, hindi po. May mga instances, Mr. Chair, check po namin kung meron talagang tin. Kasi minsan po, napansin po namin, wala nga pong sinasubmit si PCSO, and then nung dinouble check po namin, may tin naman pala yung individual. Okay, sige. Yung wala po talagang tin, nagsasabit ang PCSO ng walang tin na bayad na tax mula sa winning sa loto. Ano pong ginagawa nyo? Yun, Mr. Chair, hindi namin ma-identify talaga kasi wala po talaga siyang tin. So ano ginagawa nyo po doon sa perang yon? Yung na-remit sa amin po, counted pa rin po as collection kasi may nanalo pa rin po and may tax pa rin pong dapat bayaran doon sa panalo. Counted as collection? Yes po, opo. Okay. Kasi, opo. So, napupunta rin sa kaba ng bayan? Yes po, Mr. Chair. Okay ako dyan. Pero, tulang sinasabi ko kanina, ang daming multiple winners na walang tin at base po sa record ng PCSO, libo-libo po ang mga nanalang bettors, pero hindi po tumutugma, daan lamang po ang may tin numbers. Example, July 2023, 2,619 nanalo, 271 lang may tin. Yes, Mr. Chair. Actually, for those who are taxpayer po talaga, there is already a tin for the taxpayer. Meron po kasi talaga mga winners na hindi naman talaga sila yung may fixed income or may business. That's why wala pa silang tinatawag na tin. And in that case, they will not be able to claim the same deduction or withholding tax as a creditable for filing of their income tax return. Kaya po itong katulad po ng isang winner natin na mayroong TIN, so that winner can use that certificate of deduction as part of his documentation when he files the income tax return. Kino-consolidate po kasi ang income ng isang taxpayer, and that this can be considered as part of his income but already deducted with the 20% final tax. Okay, Ms. Felian Ramos, tama? Why don't we do this? Para hindi ho magkalituan. Lahat po ng mga nanalo, dapat pag nag-submit kayo ng tax na binawas nyo doon sa winning niya,
MIT number na. Eh sabi ng BIR, less than a day lang daw. So, dapat from now on, huwag kayo mag-submit ng 0010 sa BIR. Kasi diyan magkakaroon ng pagdududa ang lahat eh. Hindi mo pwedeng tanggalin yung pagdududa ng mga tao na baka kayo-kayo lang ang mananalo diyan. Di ba? Kayo-kayo at kayo-kayo mga nag-claim. Hindi niyo maalis. Kasi katulad nito, July, grabe naman to. Sobrang swerte niya. Isang tao lang to. So, ito ay claimant. Obviously, for me, kung susundan ko yung sinasabi nyo, this is a claimant. This is not a winner. Tama ba? Inaamin nyo na po sa akin. Hindi, gusto ko pag-amin. This is a claimant. So, claimant ang definition nyo, not necessarily the winner. Ako na po nagpili na blank kasi ayaw nyo pong, ayaw nyo diretso sa akin. So, agent ito. On behalf of the winners, siyang puntahan. So, kumbaga, alam na ng mga winners na siguro may karatula sa bahay niya. Kapag kayo nanalo sa loto ng 2025, dito kayo pumunta sa akin at babayaran ko kayo on the spot. Wala nang abala. O baka may website dyan sa, tingnan nyo sa internet kung may ganun na nag-offer. Meron ba? Okay. Oh, may I acknowledge the presence of Senator Coco Pimentel, our Senate Minority Leader. Senator Coco, good morning po sa inyo. Thank you, Mr. Chairman. Habol lang ako sa topic, Mr. Chairman, pero this is a very interesting topic. That is an earth-shaking discovery, Mr. Chairman. So we have to pursue this subject matter. Thank you. So tulad nitong si Person B. Okay. Ang dami niyang panalo. So, kung susundin po Senator Coco, yung sinasabi ng PCSO dito, na claimant ito. So, in short, agent, pwede rin pixel. Okay. Amlak, nandito yung amlak. May amlak tayo rito, ano? Okay. Or pwede rin ito ay taong nagma-money launder. Diba? Or maybe, ito po ay si Person B ay nakaabang sa PCSO na Ma'am Pelian Ramos, di ba meron kayong kwarto muna na kung saan nilalagay nyo muna yung mga winners doon? Sama-sama sila muna mag-antay, waiting room? Yes po, sir. Okay. So baka itong taong ito, take a note, Ms. Pelian Ramos. Can you please raise your right hand and repeat after me? I. Please state your name. Bel Anacela D. Ramos. Swear to tell the whole truth. Swear to tell the whole truth. And nothing but the truth in this committee. In this committee. Okay, thank you. Okay, thank you, Ms. Pelian Ramos. Are you saying na kung yung sinasabi kayo ni Mr. Robles na agent, sige, for the sake of argument, agent nga siguro yun. So, may tao doon sa PCSO siguro na nakaabang na parang sa LTO ba? Uy, may panalo ka dyan. Kaysa naman matatagal lang ka rito, mag-antay ka ng siyam-siyam. On the spot, babayaran ko na lang yan. That is a possibility? No, paki-answer lang. Is that a possibility? Yes or no? Lagyan mo yung mikropono. Sa part po ng PCSO? No, basta sabi mo, is that a possibility na merong kung going with what Mr. Robles said, na this might be an agent, meaning hindi siya mismo yung winner o hindi siya mismo ang bumili ng ticket, para maging specific tayo. So this person, kasi multiple in a month, every month multiple, so at same price, ah, mind you, same price, sana man lang kung magkaiba-iba. So dapat ang tawag ko dito si 225,000 man. Ito na dapat ang middle name niya. Ano bang game pala itong 225,000? Anong game ito? 3D, Your Honor. 3D. So, na-hit niya palagi yung 3 digit. Well, as far as that... So, ibig sabihin, siya ay pang 3D lamang na agent. Pag may mga nalo ng 4D dyan, walang pakialam sa'yo, baka ibang naka-assign dyan. Well, for that particular situation, Your Honor, the winner is the agent.
the game that is very popular in that area in Mindanao is 3-digit. So is this person, person B, is from Mindanao? If you are referring to the person only, you have mentioned earlier, Mr. Chair, the 225,000 is the no, one. No, 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 this person B. Siyempre, nagbigay ko ng mapangalan, pero nirambul-rambul ko. Pero, oh yes, yes po. That's and correct. You know what I'm talking about. You know who am I talking about, right? So this person na nasa screen ngayon, na multiple winners ng 225,000, except of course nung November, yung last day nung November, I don't know what day was that, 9 times siya tumama, 450,000. Ano ito 450,000, by the way? Anong game ito? Pinanalo na niya. That's 3D, 3D also, Mr. Chair. But dalawa po yan, kaya nga naging 450. Ah, dalawa. Opo. Oh, so pumunta siya sa PCSO, hawak-hawak niya dalawang ticket. Hello, PCSO, naisaan ko na naman kayo, meron akong pinanalo ng dalawang, sa dalawang 3D, dalawang, sa, so ibig sabihin, sa one particular bola, ilan naman pwede manalo ng 225? Isa lang, di ba? Tama o pwede? Pwede manalo multiple winner? Yeah, multiple winners. Pwede sa isang game. Each will get 225. Yes, so itong taong ito, pumunta, noong last part ng November, may hawak-hawak na dalawang ticket. Yes. That's correct, Your Honor. Okay. So going back dun sa question ko, teka muna, 3D Lotto, first price is 4,500. For every 10 peso bet. Teka muna. O nga naman. Paano mabas sa 225,000? Ikaw naman, sir. The bet is 500, Your Honor. Ha? Huh? The bet is 500 pesos. Ah, 500. So alam niya na mananalo siya ng 225 para mag-invest siya ng 500 pesos. Teka muna. Oh, andali. Yes, Your Honor. Okay, 3D Lotto, first price is 4,500 for every 10 peso bet. So ngayon, para ma-reach itong 225,000, mag-bet siya ng 500 pesos for a certain number. So parang alam na niya na mananalo siya. Kaya siya nag-invest na 500 pesos. At 8 times. Parang, di ba? In August. July. August, 9 times. Siya pa rin. September, siya pa rin. But not once. Meron pa. Alam mo, si A, mamaya pakita na si A. Marami sila eh. Meron si A, si B, si C. Puro multiple winners to ha. Mamaya papakita sa screen. Si D. Hindi, si B lang yan. Si D. Marami sila eh. Si E. A, B, C, D, E. A, B. Lima multiple winners. Your Honor, may we request that the no, branch, no. All these money. People, sandali, bago mo sagutin. All these people, tumaya natin 500 pesos. At lahat sila nananalo 225. So parang alam na nila, tataya tayo ng 500 pesos, wag 10 kasi pareha yan. 500 para 225 tayo. O tulad nitong si A, o 126,000 ang pinanalo niya noong July. Tapos 69,000, 64,000, 32,000, 4 times. August, 2 times. September, 2 times. October, 2 times. November, 2 times. December, 2 times. So, are you saying agent pa rin to? That's correct, Your Honor. In this regard, may we request the branch manager of the concerned branch that handles the claims of this particular person, Mr. Misael Hamak, Agusan del Norte branch office, Your Honor. Okay. Si person A, anong game po ito? Go ahead, Mr. Senator Coco. Yes, si person B, kanina na-establish natin na 3D Lotto ang nilaro. Ito si person A naman na naka-flash sa screen. Ano naman ang laro nito? For that person A, Your Honor, he bet on 658 and 655. That's why the winning ticket is 14,600 and 100,000 pesos respectively. So hindi jackpot 'yan kung 658. It's not a jackpot. It's not a jackpot. No. Wala so, po kaming dalawang beses numbers na lang. I think the person A Lottie got maybe 3 to 4 numbers. That's correct. Or 5 numbers. 5 numbers. 5 numbers. Okay. So and person A is
the actual winner who does not hit the jackpot but the lesser prices? Or ano din siya? Or agent. Yan or... Agent? Agent syempre yung mga... Ito bang agent na ito, announced ba yan? Alam ba ng lahat na nagbibet sa Lotto na, uy, may agent na taga-collecta para sa atin? Wala yata ako na i-encounter na gano'n. Tsaka pagkatapos ay si person A, siya ang willing na siya ang declared claimant and then the taxes are applicable to that, to person A? Yes, that's so that it's the tin of person A, he is the recorded taxpayer. Yes, that's correct. Okay. It happened then, and then when he go to the branch office because it's malayo po ito, lalo sa head office natin. So the practice really is for the winners to approach their suki na lotto agent and the lotto agent will accommodate for fear of course losing that suki. So yung kanina natin person B is a lotto agent. Yes, that's okay. Correct. Person A, is he also, he or she a lotto agent? Lotto teller. In this case, lotto teller po ito pangalawa. You know. Lotto teller. So, teka muna. Saan na tayo? Okay. Baka sige, dependent kasi ako dun sa... Okay. Sige ba, Chairman. Wala bang lotto office sa region na pwedeng punta na they don't have to come to Manila para i-claim yung kanilang ticket na more than 10,000? Meron po tayong tinatawag na branch office sa bawat bayan, bawat probinsya. But the reality is that meron po tayong mga lotto agents sa mga far-flung areas. So for practical reason, ang lotto agents po natin is weekly nagpupunta sa branch office to submit their weekly report. No. What I'm saying is, so merong office sa lahat ng mga probinsya ang meron PCSO po. Pati mga syudad halos lahat po meron. Okay, so pwedeng pumunta doon yung mga nanalo. Yes, that's correct. Yeah. So what you're saying to us here now is mas pinipreferred yung mga nanalo, pupunta sila sa mga tinatawag na agent. Yes, for yun nga po, for practical reason may mga instances po sa ganyan na nakikiklaim sila, nagpapadala po sila ng winning ticket because they trusted the loyal bettors or customers ng ating mga lotto. So, ibig sabihin, identified na. Identified na lugar. Po. Kunyari, si Mario, itong agent ito, mapagkakatiwalaan. So, lahat ng mga nanalo, putok na putok ang pangalan niya, imbis na pumunta sa opisina ng PCSO sa probinsya nila o sa syudad kung saan may PCSO, pumunta lang kay agent. That's pinagkakatiwala. Correct. At si agent na ang magpuprocess nito sa PCSO. Okay. Tama po, Mr. At gamit-gamit yung kanyang TIN number. Opo. So, lalabas na siya ay nagbayad ng tax. Pero in some cases, walang TIN number mismo inaamin ng BIR Malamang po ito yung mga karaniwan, yung mga talagang winner. I mean, the single winner for a particular bet lang. Hindi ito yung mga typical na agents natin o kaya lotto operator. Mr. Attorney Tibayan, natingnan nyo na po, naibigyan na namin ato sa inyo, yung listahan ng mga multiple winners. Meron ho ba silang lahat na TIN number? A, B, C, D, E. 5 of them who are multiple winners. May mga TIN numbers na ba sila? May TIN numbers ba sila? Yung wala pa po kami na kung actual names po, Mr. Chair. Okay. Pero pwede po namin i-verify kung mabigay po sa amin now. Okay. So, gusto ko po tingnan nyo itong si A, B, C, D, E, especially si B. Yan. Committee number yan. Kung yan ba talaga ay nagbabayad ng tax sa BIR sa mga pinanalo niya. Okay. Right. Pwede po mahingi, Mr. Chair, yung names. We'll submit it to you. Okay ba? Okay ba? Mamaya, pagkatapos. Senator Coco, may tanong ko. Mr. Chairman, so itong si person B na naka-flash ngayon diyan yung mga winnings niya. Teka, tinawag natin si Mr. Hamak. So branch manager of the area in Mindanao. Si person B is a lotto agent within your jurisdiction. Ganun po ba 'yon? Ganun 'yon. That's why tinawag ka, tama? Apo. Mag-out muna. Place him under oath, Mr. Chairman. Can you please stand up? Mr. Hamak? Can you raise your right hand? I please mention your name.
swear to tell the whole truth and nothing but truth in this committee. Thank you. Hindi, kung, hindi, yan yung, hindi, wala mo na akong tanong sa iyo, Mr. Hamak. So, si person A naman, yung kipilinash natin kanina, na mga hindi naman 3D but various lotto games yun, but short of jackpot. So, definitely, yung mga winnings na yan is also concentrated in an area kasi lotto teller ito, supposed to be. So, tama po to, AGM, Patyag, yun po, si person A. Yung mga winnings na yan, parang dito rin na na-determine natin yung sa, kay person B na sa may Agusan area siya, ito rin, madi-determine din natin anong area ito. Yes, Your Honor, agent po siya sa NCR. Teller, sabi nyo, teller. Sabi teller, mo, teller, 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 teller. Teller. Okay, so, kasi ang Lotto branch or outlet is authorized to pay immediately how much, up to how much? Ah, yeah, sige, si Mr. Hamak, alam permission mo yun. Permission to speak, sir. Up to 300,000 po. Sa branch po. Ah, branch. The branch is the PCSO office, the branch. Yes, but the, how about the PCSO, the Lotto outlet? Pwede rin kasing mag-claim yata dun sa outlet. Yes, sir. Eh. Magkano? Up below 10,000 po. Below 10,000. Meron silang cash. Okay, so sa branch. Okay, you have a branch. Yeah, where's your branch in Agusan del Norte? Saan yan? Nasa Butuan? Nasa City Hall po, sa Butuan, sir. Nasa Butuan, no? Okay, so ang gusto niyong palabasin, yung nanalo ng 225,000, he or she would rather, the real winner, he or she would rather entrust the ticket to the Lotto operator, who you call Lotto agent? Ano ba ang tawag na sa Lotto operator? Lotto agent po. Lotto agent, no? Yung may-ari nung tinatayaan. Yes po. So yung winner ng 225,000 in your area would rather trust the Lotto agent with the ticket to claim the prize for the person. Ah, mahirap mapuntahan yung opisina niyo just for the winner to get it personally. Actually po, Senator, if I may, the main means of transportation po sa Butuan City is a tricycle po. No, may mga maliliit lang na jeepney. At saka yung Lotto outlet niya po is located po around 15 kilometers po malayo. So, hindi po ganun ka-accessible. So, ibig sabihin, si person B, lahat ng mga, pakilagay si person B. Si person B, lahat ng mga nanalo sa 3D pool sa Butuan, yes. Wala na lang sa ibang lugar. Kasi binigay sa amin ng PCSO, puro person B. Hindi po namin... Si person B saan nakatira to? Sa Butuan City po. Okay. So, ibig sabihin, napakaswerte naman ang Butuan. Mukhang palaging 500,000 ang taya. 500 pesos versus 10 pesos. Anong guess nyo po? Para makuha niya yung 225 winning, yung July, alam mo, yung first winner, he or she has to bet 500 pesos. So, ibig sabihin, dyan sa Butuan, lahat ng mga tao dyan sa three-digit game, ang binibet is 500 pesos. Ang lakas pala tumaya ng mga taga-Butuan. Kaya tinatamaan nila 225 every time. So, that's why I need that person here sa next hearing, Mr. Chair. Whoever this person is, paki-explain sa amin kung sino-sino yung mga tao na binibilhan niya para diretso na tayo ng mga winning tickets na ang tinataya ay 500 pesos kaya tumama ng 225. Is this one person or many persons? At pala kung ganon, itong mga taong ito, sobrang pagkasugarol. Kasi 10 pesos lang dapat ang bet mo sa isang ticket. Parang sigurado na silang lahat na sila'y mananalo. That's why they have to bet 500 pesos. Kasi kung ako, ba't ako magbibet ng 500? Eh, hindi nga ako sigurado. Tsambahan yan, kahit na 3 digit. So, baka nabigyan siya ng tip. Walang iniwan niya sa weteng. Pag nabibigyan ng tip, tataya ng winning number, nananalo. May tip ba ito si person B? O mga
kliyente niya. Go ahead. Go ahead po. May I answer, Mr. Chair? Yes, sir. Actually, sa Mindanao po, ako, proud Mindanaoan din ako. Marami po talagang Sugarol. Ako rin Sugarol. Po, taga Mindanao din po yes, ako. Yes, taga Sugarol. Even though at that time of Hayalay pa po, no? Malalakas po talaga. May mga tao po talaga, lalo na may mga, maski na may mga business, nagtataya ng laki-laki. Now, yung sinasabi niyo po... So, sandali lang, sir. Sir, oh. So, you mean to say, puro Mindanao lang, taga Mindanao lang, nananalo ng 225,000 at 500 pesos ang bet nila each ticket, wala sa Luzon, wala sa Visayas, kasi puro Mindanao lang nakikita ko eh. Ang nabibase ko lang, sir, sa area ko po, yung sa betting kaya, public. Kaya paki-explain, PCSO, bakit Mindanao lang, ano po yung asing, Agusan? Bakit Butuan. Sa Butuan lamang, ang merong multiple winners or nagbe-bet ng 500,000 ay 500 pesos at nanalo ng 225,000 each time. Bakit wala sa ibang lugar? Bakit wala po sa Visayas? Wala sa Cebu, wala sa Pangasinan o sa Quezon, sa yung iba, Sorsogon. Pero sir, sir, Mr. Chair, yung mga games po namin, sir, may mga games po na halos yun yung malakas at saka patok talaga sa isang lugar. You know, in Mindanao, malakas talaga yung 3D. Okay. At saka meron pang dati na 2D, yung last 2 ng ano sa illegal, yung last 2 ng 3D natin. Yun so pong pinakamalakas. What particular, okay, yes sir, malakas po yung 3D, okay. Accept bet. Sabi mo nga sa Mindanao, malakas mag-bet yung mga tao, okay. Kung yun talaga paniniwala mo, sabihin natin, Sugarol mga taga Mindanao, galing sa iyo yun. Dahil malakas mag-bet. Kasi dapat, normally, pag yung hindi malakas mag-bet, 10 pesos lang. Nagbe-bet ng 500. So, are these multiple people? Upon interview po sa agent ko, yes po, hindi lang po isa. Pero paminsan, ayun po ang sabi niya. Kasi siya yung nag-claim for the person. So, ano area ba ang hawak niya? Ano area? Sa Butuan City po. Okay. So, ibig sabihin, lahat ng mga suki niya, malalakas mag-bet. Hindi po lahat, sir. May mga malalakas lang mag-bet. Kaya nga, malakas nga yung meron. Mag-bet. 500 nga. Meron, hindi, na, hindi na dinidisigan yung 10 pesos. Wala yan. Maliit lang panalo ko dyan. Maliit. Sinasagad, 500. Yes po. Bakit 500 ang binibet niya? Kasi po, yung 500, yun yung pinaka-convenient na taya per combination, sir. Yun yung pinaka-convenient na taya na makaka-claim ka below 300,000. 225,000 po yung panalo ng 500. Pwede namang 550, 600, pero hindi po siya convenient sa currency natin. Medyo butal po. So, 500 is the most convenient na kapag panalo ka na, hindi ka na pupunta ng Manila. Kasi pag mag 1,000 ka na, that's already 450,000. Sa nakita nyo, may isa po dyan na claim niya po sa Manila. Yun pong 450,000 kasi magpa-fly pa siya. Okay. So, ibig sabihin, pag 225,000, hindi niya kailan pumunta ng Manila. Pero may option din siya na pumunta ng Manila kung gusto niya. Pwede rin po, sir. Tama? Tama po. Okay. It doesn't matter whether pupunta sa Manila o hindi. 225,000 o, above 10,000. May option siya pumunta sa Manila kung gusto niya. O pumunta sa district office kung gusto niya. Yes po. Oh. 25,000 pwede mo pumunta sa opisina sa Butuan, sa district office ng PCSO, tama, para mag-claim o kailangan pumunta pa ng Manila sa branch office lang po yun. Yung pwede, sinabi diba? Ko kanina pwede sa, pumunta yung 225,000 na sinabi ko po yun yung claim niya lahat sa branch office po. Kaya so mas convenient po eh. Oo. So go ahead. So person B, meron siyang 450. Ano nangyari dito? Ano nangyari dito? Ang winning ticket ay 1,000 ang tinaya. Ganun pa ba? Kasi ang winning ticket 500 ang tinaya, 225,000. Ang story ninyo, si winner bibigay ngayon kay Lotto agent, si Lotto agent i-claim na niya sa branch, kaya sa reflected sa branch si Lotto agent ang winner. Ganun 'yun eh. So, sa 450, ano po nangyari rito? Kasi parehong person B ito eh. So what happened? 1,000 po yung taya. 1,000 ang ticket. Okay.
So, Mr. Chairman, ganun na nangyari. May nagbet na ng 1,000 sa area na yon, nanalo siya ulit sa 3D Lotto, and then ulit, sinabi niya kay Lotto Agent, paki-claim ito. Si Lotto Agent ay hindi pumunta na sa branch office sa Manila na pumunta kasi lampas na sa limit. Tama? Tama po. 10 pesos sa 3D. Ngayon, itong 3D, hindi ba ito, Mr. Chairman, when I say Mr. Chairman Junie Kuwan, hindi ba ito designed actually to cater to the small bettors? Ito yung mga 3D na supposed to be, ano para ba yung wedding noon? Ano ba yung wedding? Two numbers lamang wedding? Two numbers? Two numbers lang. So, parang ito, two, three numbers. Parang I thought this was to cater for those small bettors na mga 10 pesos, 20 pesos lang ang kaya, na gusto nilang may chance manalo. Ito, you're telling us that wager now is more than minimum wage. Sige mo, tinataya na nila is more than the minimum wage sa area. Tama ba, Mr. Amak, anong minimum wage nato sa Caraga? Oh, siguro ganun, more or less, 500 siguro ngayon, with the increase na. Oh, katakot-takot na naawa yun, 500 pesos ang minimum wage natin sa, and they're betting their minimum wage dito. They're supposed to be the small bettors itong 3D game eh. Oh. So, okay, ganyan na nangyayari. So, ang next question ko pa nga, Mr. Chairman, sir. After ano, hindi, telegraph ko lang, kasi no need for an answer. Acknowledge ko lang muna si Senator Bato. Senator Bato de la Rosa. Okay, go ahead. No need for an answer, but tatanungin ko sa susunod eh, umikita ba itong 3D games natin? Kung kasi, ganyan yung ang tama. This is just one area, Mr. Chairman. Isang area lang, isang agent lang ito. Isang outlet lang bali ito. Isang outlet lang yan. Siguro sa in the future, sasabihin sa tatanong na natin sa PCSO, which of your games, kasi kaya nyo naman i-segregate yan eh. Ano yung taya sa game? Ano yung payout ninyo? Which of your games are making money and which are not making money? Okay, so maybe in some future time, i-follow up ko po yung tanong na yan. But please, gather the data necessary for the answer. Yes, Mr. Chairman. Yes. Anyway, si Person B, Senator Coco, papuntay natin sa next hearing para tanungin natin siya at lahat ng mga nandun, A, B, C, D, E, kakausapin natin, magpaliwanag sa atin yung proseso ng kanilang claim at paano, bakit sila nilalapitan and all. Senator Bato, meron po kayong opening statement? Well, Mr. Chairman, just would like to hear the hearings. I would like to hear the hearings. Baka masyadong seryoso yung baliktaktakan dito. Okay. Pumunta ako dito, baka may chance rin ako manalo ng loto. Matagal ako tumatali talaga ng loto. Hindi ka pa nanalo? Alos, kwan? Nananalo ako ng 5 digits, man? Yes. Magkano? Malaki-laki rin ah. Gusto mo manalo ng 225? Pumunta ka ng Butuan, tumaya ka ng 500 pesos, malaking chance mo. Butuan lahat yan. Kontakin mo si Person B, paturo ka sa kanya kung paano manalang 2025. Kayang-kaya niya, kita mo naman, no? Multiple, 8 times July, 9 times. Galing mo niya. Diba? Thank you, Mr. German. Okay. Baka naman magaling na siya sa combination o baka marunong na siya mag-anticipate. Okay itong 3D nito. Diba? Kumbaga, meron siyang regla. Nireglahan niya siguro. Kaya nanalo siya. Now, sa tax says on lotto winnings, noong January 16, 2024, may nanalo po Lucky Pick System 12. January 16 po ito. Ang dapat amount na cheque na nakuha niya base sa tax code natin, which is 20%, dapat ay 514,195,854.08. Pero salip, ang cheque na natanggap lamang niya ay 512,523,854.8. So meron pong kulang na 1.6 million. Bakit po may kulang sa cheque niya? Sir, dun sa System 12 po, ay yung amount po kasi ng jackpot,
dun sa system 12 may iba pa po siyang winning. So yun po yung 1.6, parang 800,000 po yata. Kasi ilang pag system 12, so ilang check na natanggap niya? Isa lang po. Kaya nga kung isa lang na ticket na natanggap niya, regardless, ang panalo niya is 504, ang panalo niya is ano? 640, yun ang jackpot eh. 640 million at system 12 na panalo na niya is supposed to be 640 million. Kasi yun ang pot eh, di ba? Yun ang jackpot eh. Tama? Now, sa 640 million plus butal, i-deduct mo yung 20% para sa BIR, dapat ang checking na tanggap niya 514 million. Pero sa halip, ang ticket, ang checking na tanggap niya was 512, so merong kulang na 1.6. Kanina punta yung 1.6 kay Eddie. Ay, mali pala, sorry. Hindi mo siya na-explain ko. Okay. Dapat, alin ka rito? 512? Okay. Okay. Kinorek nila yung kanilang information na nilagay dito. 512 million lamang ang natanggap niya. Na dapat ay 514. So, ibig sabihin, may 1.6 million pesos na hindi niya natanggap. Tama. O, ba't pa? Okay, ang tama yung balance ko. Ang check yung balance ko. Ano proof ko na doon? Bakit yung sinabi yung balance? Okay. Paki-explain lang po. Mr. Chair. Bali ang system 12 po kasi yung ano yung taya niya. So aside from jackpot po, may iba pa po siyang combinations na pinanalunan. Ah, kasi maring nanalo siya ng five numbers tapos parang tinamaan pa niya yung 4. Ah, kasi po. Nga 12 yes, ang combination niya. So that explains it na ang natanggap lamang niya ay okay, so ang explanation niyo po kung bakit sobra dahil meron pang ibang mga numero okay, tinamaan niya. Combinations pa po siyang pinanalunan. Kasi nga pag 12 po. Ibig sabihin, pwedeng rambu-rambulin, tinamaan niya doon ilang numbers yun. Yes. Bali, tinamaan niya 6 yung ano. Opo, yung, bali 6 numbers, 5 numbers, 4. Hindi, kaya nga tinamaan niya yung jackpot. Yes po. Okay, since meron siyang tinamaan din na 5 numbers. So five numbers combination doon na 4 numbers kaya tumaas ang panalo niya. Okay. Okay. Okay na ako diyan. Now, ayon sa Commission on Audit, merong kulang-kulang 1 bilyon piso ang mga unclaimed prices. Saan po napunta 'yon? Ano pong ginagawa niyo sa mga unclaimed prices? Mr. Chair. Go ahead po. Yes, Mr. Chair, under the charter po kasi namin, the winners have 1 year from the date of draw to claim their prices. So automatically under the charter, it is forfeited. Those prices are forfeited in favor of the charity fund. Okay. Kaya nga. So, can I get a record of those monies na unclaimed na nilagay sa prize fund at anong nangyari doon? Paano nagastos yun ng prize sa prize fund yung amount na yun? Kasi ayon sa sinabit ng data ng PCSO, there are total amount na 451 million pesos, 299
$1,155 of unclaimed prices from January 1 to December 1, 2023. Ang laki. Ano ito yung mga prices na ito? Bakit di na-claim? We will submit the list, Mr. Chair, if you will. Kaya po, ano ito mga ticket ito? Bakit di sila nakiklaim? Anong reason? But most of these unclaimed prices, Mr. Chair, are low-tier prices. I'm sorry? Low-tier. Minor prices po yan, Mr. Chair. Because the ang habit po kasi ng ating mga bettors, pag hindi nakita yung kanilang winning numbers dun sa bet numbers nila, hindi na nila tinitingnan yung minor prices. Okay. Pero gusto ko pong makita yung paper trail kung papaano po napasok sa prize fund ito mga winning unclaimed tickets. Charity fund po. Kaya nga, paano po na charity fund? Yung pag-transfer. Yes, na talaga na-transfer ito. So, meron kayong record na yan. We will submit, Mr. Chair. At kung papaano na gastos nung yung prize fund na yon. Yes, Mr. Chair. Tama. Okay. Now, mabalik tayo ulit dito sa multiple winnings. Ano po? Gusto ko rin po ang listahan ng mga 3D winners, multiple winners. Kasi wala kayong isinabit sa amin sa iba't ibang lugar. Kasi luminitaw, parang butuan lang palagi amin nananalo. Tama? We will submit, Mr. Chair. Okay. Go ahead. Mr. Chairman, I'll pursue. Nabanggit nyo kasi yung unclaimed. So may unclaimed prices. Over the years yun. Over the years may amount na binanggit ni Chairman. 400. Magkano po yun? AGM? Over the years. Magkano na yung unclaimed natin? Prices. Over the years, billions estimate. Na po. Billions. Tama. Billions. Okay. Billions. Basta 1 year ang ano, no? 1 year allowance to claim. Okay. Ito bang unclaimed prices ay ginamit ninyo for the augmentation of the jackpots? Ito rin bang amount na to ginamit ninyo for the augmentation of the jackpot, especially nung yung last Christmas ninyo na 1.7 billion yata yung inaugment ninyo sa jackpot? Ginamit nyo ba yung unclaimed prices? Nagpupunta po sa charity fund kaagad dyan po. Yeah. So you did not use the charity fund for that? No. What fund did you use to augment the jackpot prices? The prize fund. Where does the prize fund come from? Ang prize fund po kasi yan, Mr. Chair, meron tayo mga situation na hindi talaga, the winnings combinations are not within the prize fund generated is higher than the actual payouts or prices payouts. So that the bets, yes, the bets are higher. Okay, for a certain game, umabot siya sa malaking jackpot, but it's ang bets niya generated lampas doon sa jackpot, kahit malaki na, lampas, kasi over, yes, over a number of draws yun di ba? That's correct. So yung excess na yon, they do not go to the charity fund, they go to a prize fund. Yes, yes, Mr. Chair. Anong uses ni prize fund? The prize fund actually, Mr. Chair, is intended niya yung mga situation like if there is a need to, for example, to come up with a new game, that's possible, that can be done, or to enhance the prices. Different po so kasi si charity fund dependent lang siya talaga sa unclaimed prices, sa forfeited unclaimed, yes, prices. Yes, doon lang. Doon lang, never sa excess bets. Separate nga siya, Mr. Chair, yun eh. I know. Kaya nga. So ang charity fund na yun yung magandang gawa, di ba? yun yung magandang gawa. Yung kayo nag-exist actually, Philippine Charity Sweepstakes Office eh. Ang charity fund natin na itinutulong natin sa mga nangangailangan,
ito ay talagang nanggagaling lamang sa forfeited prices. And for those sales, the sales po, under the charter natin, we have 30% of the total sales. Okay. It goes to the charity fund. Okay. Ito po yung main. Okay. Supplement so lang po yung forfeited. Okay, so yun yung main. Okay, so yung prize fund pala ninyo, excess bets na yun, less 30%. Tama ba? Yes, taxable po yan. Hindi, yung 30%, sabi mo, pumupunta sa charity fund eh. 30%. Tama ba? Yeah. Total bets, certain game, certain draw. Okay, kaya para klaro ah. There's a draw for a certain game, a certain date. Draw, may draw sa date. Eh, yes, Mr. Chair. Total bets generated nung draw na yon, 30% nun pupunta sa charity fund. Is that correct? Yes, that's correct. After deducting the 2% after deducting printing cost, Mr. Okay, Chair. After deducting printing cost, yes. Yun lang yung dinideduct, ang 30% charity fund. Yes, that's correct. Kaya nga pwede nyo nga masabi sa mga mananaya na talagang portion ng taya mo pupunta sa charity fund. Tama? That's correct. Tama. Just maintain that. Kasi isa yung sa mga justification na iniisip ng mga mananaya eh. Na at least baka katulong kami. Tama? Yeah, that's correct. Oh. Mr. Chair. So may direct pala 30% after deducting the 2%. Okay. Has there ever been a grand a jackpot prize na forfeited? Marami pong instances. Hindi, malaki. Yung jackpot talaga. Jackpot po. Jackpot talaga in the 6 642, 645. 642 to 658. Has there ever been a grand jackpot several prize instances forfeited? Yes, Mr. Chair. Meron din pala. Meron na po. Ibig sabihin ang claim. Hindi po nakapag-claim. Millions ito. Millions. Yeah, meron pong 100 millions eh. Based on, for the first several years, may mga ganyan po instances. Hindi hindi nakapag-claim ang jackpot. Bakit si hindi po kayo nag-advertise? Ba't niyo po sinasabi sa public? I understand. We did advertise, Mr. Chair. No, di ba pag nagdodraw kayo sa PCO sa Channel 4, dapat sinasabi? No? Sinasabi po, Mr. Chair. Nasasabi yun? Ewan ko, baka hindi ko nalang napapanood. Mr. Chairman, what's the biggest jackpot prize na hindi claim? Forfeited. Pumunta siya sa charity fund. Tama? So ang donor that's mo correct. Ang donor mo doon yung nanalo actually. Oh, 16. Yeah, what is correct. The biggest in your memory? Wala po exact figure pero more than 100 million na Mr. Chair. One draw, one jackpot winner, more than 100 million na. Pero next time dapat palagi niyo ina-announce to para mabigyan ng pagkakataon yung winner na uy. Mukhang ilalagay niyo number. Siyempre pag 'di ba nag black time kayo doon sa pero po, Channel 4. Ilalagay niyo yung winning numbers. Ina-announce po namin, Mr. Chair, that yung pong 1 year, they have 1 year to claim the jackpot. I know, ina-announce niyo po, sir. Ang ibig ko sabihin, bago mag-expire, kunyari merong 1 month na lang o 2 months na lang natitira, i-announce po nung anchor, yung nag-announce sa pagbobola nung PCS o Lotto Draw. Ina-announce niya, tapos ilalagay yung numero. Ito po yung mga numerong lumabas, tapos ilalagay kung anong date. Ngayon, you only have 2 months to claim this. Kung hindi, sayang. Para kakalat yun. Yes. Ngayon, sasabihin ng tao, alaga ko yan. Mukhang yan na atang ticket ko. Nakalimutan ko. Hanapin niya. Ibig sabihin. Yes, that's a good suggestion, Mr. Chair. Gawin niyo po. We'll do po. Okay. Observation na maraming mga lotto bettors. Noong nagkaroon ng e-lotto, parang marami nang nananalo. Palagi tinatamaan ng jackpot almost every day versus nung wala pang iloto eh ang tagal tamaan yung jackpot. Now, ang duda ng mga tao eh baka yun na nga yung sinasabi ko na mamanipula yung winning numbers sa electronic lotto. Mr. Chair, based on our records, the introduction of iloto last December resulted to only one jackpot winner. Isa lang po yung nanalo through e-lotto, na jackpot. Based on when? Peer, pwede nila electronically matanggap nila yung kanilang pera, yung sa matumak sa e-lotto? Yes. They appeared po. The spouses, mag-asawa po yan, they appeared before the PCSO. And they claimed the prize. Okay, yung in-edit ninyo sa next hearing, executive session, pwede ba namin makita yun, makakausap? Di ba meron kayo, kaya nagkaroon tayo ng hearing na ito? Naglagay kayo ng tao doon na edited yung kanyang picture from top to bottom. So, sa next hearing, one sec, pwede naman natin makausap yung tao, executive session lang, para hindi siya makilala. And I really want to see if
who's that person kung talagang totoo siya, and then I need a TIN number at ibabang natin sa BIR kung yung ba'y nakapagbayad ng tamang buwis, BIR. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, going back po, yung we checked and verified persons A, B, C, D, E, all have registered TIN numbers with the BIR po. A, B, C, D, E. Apo. So, lahat sila nakapagbayad ng tax? Yes po. Yes po. Okay, pinagbangga nyo. Very good. And all of them paid 20%? Yes, Mr. Chair. Very good. Very good. Okay, good. So, pwede namin, ano, makausap yon? Kasi, para malaman namin na talagang tunay na tao yon. Doon nag-umpisa itong lahat eh. Yeah, denowing nyo eh. Magpo-post na rin lang kayo ng picture. Eh, kumuha pa kayo ng hindi marunong mag-edit, mag-photoshop. Dapat yung magaling na next time, kung gusto nyo kaming lokohin, dapat yung pinakamagaling manluloko. Mahinang klase manluloko yung pinagawa nyo ng kalokohan. Mr. Chair, for the record po, it was not intended to lokohin po ang tao. Sila po ang nagre-request kasi. Hindi po kasi sila pumapayag na mapicturan. Sabi namin, kailangan po merong picture talaga. Sabi nila, edit. Sila pa nga po ang nag-a-approve eh. Teka, damit ko, kita, ganyan. So, para lang po for the record, that's not meant to deceive anybody, but to conceal the identity po. Mas mabuti na sana kung wag nyo lang po ilagay yung muka. Kasi, pag maglalagay kayo rin lang, tapos sobrang edited, tataas ng kilay ng mga tao. Ito na nga yung nangyari. Nagkaroon ng problema tayo at marami nang nagduda. Yun lang po yun eh. Diba? Sa topic na tayo ng mga pictures nyo, kasi yung pictures ninyo, part ng transparency yun eh. Pero never edit. Siguro you can do some yung to black out something, but never edit. Lalabas cartoons lalabas eh. So akala tuloy ng tao meron tayong tinatago. So never edit in the sense na in transforming the image, but yung to hide the identity, yeah, allowed yun, but part, alam ko part sa transparency effort yun. Nabaliwala lahat kasi pag lumabas na pati yung buhok, ang labo na buhok, pati yung headgear, whatever. So lumabas na po na parang fake, totally fake na po yung picture. So, yun na lang. Siguro ang rule ninyo, do not edit, but hide the identity. So, and then, Mr. Chairman, hindi naman siguro ito give away sa identity ng winner. If you disclose kung saan area pinanalunan yung jackpot, so, and then, or either, kasi tanong kami ng tanong kung online na pinanalunan, sabihin nyo rin kung online, iloto ba ang, so, kasi dalawa na methods nyo ngayon. Ang iloto is pilot pa lang, ano? Pilot testing lang. So, it's either the jackpot is hit the iloto way or in the outlet way, the physical betting. Pag physical betting, you also tell us the general area of where the ticket was sold. Central Coco, not even general area. I mean, dapat much more. Dapat ilagay, kung halimbawa hindi to Iloto, saang outlet pinanalunan. Kunya sinabi mo, 7-Eleven sa ganitong lugar, sa ganitong barangay, sa ganitong street. Oh, di ba? Your Honor, we are doing that po, if you will notice. Hindi, napapublish po. Lately, Mr. Chairman, binabasa po, ko yung mano, hindi nyo na binabanggit. Online po, naka-immediately after doon, sinasabi po natin yung winner. Doon po sa live, kung winning outlet po, ina-identify po yung winning outlet, saan lugar. Po. Tell us if it's also iloto. And then siguro, maybe a general description of the winner. The winner is a farmer, the winner is a retired military officer, the winner, ganyan, pero... Sa write-up, Your Honor, ginagawa namin, background diba, human namin. Interest ano din yan, di ba? Human interest sa angle din yan, eh. Without, kasi hindi naman required, Mr. Chairman, in other jurisdictions, required magpakita yung winner, eh. In the other, sa atin, hindi. So, that means you can hide the identity of the winner, but, yun nga, never edit the picture, and give more information, describe the person without pinpointing the identity. Ngayon, ito bang si persons A, B, C, D, E? Okay. Si person A, sinabi natin, is a lotto teller. Si person B is a lotto agent or operator. Si person C, what is the person C? General description, what is it?
What is that? Ah, hindi nyo ba alam, AGM? Akala ko na naaral nyo na to. Tatanungin ko si CD&E, General Description, sino sila at bakit pinagkakatiwalaan sila ng mga winning tickets if they are not the winners themselves? Hindi pala. Ang importante, Mr. Chair, yung BR mismo nagsabi na na-check nyo na at nagbayad talaga ng 20% tax. Importante sa amin yon. Okay yon. It just show na legit. Well, hindi sila talaga mismo ang winner, pero legit yung naging transaction. Tunay at tunay na tao. Ibig sabihin, tunay na tao dahil nagbayad ng tax sa BR. Okay, nagbumanga yung record ng PCSO. Mr. Chairman, ito yung point ko noon na Mr. Chairman, dun sa 433 winners natin sa 655 noong October 2022, si GM Robles promised some data. Pinalo-up ko pa sa aming sa COMSEC, wala pa po. Yung official theory ninyo on how come 433 winners won in one draw, this jackpot is 655 October 2022. Yung theory ninyo, alaga yan. Prove it by report na alaga talaga tong numero na ito even sa previous draws na hindi yun ang numerong lumabas. And then the number of distinct bets per draw of that particular draw, Mr. Chairman. Yun po yung, sabi nyo last time, months ago na ibibigay ninyo. Nag-follow up naman kami, wala pa. Mr. Chairman, don't worry. We'll do it within the week. Ganito po. Because what we did was to check that mga 3 months back. Mga 3 months back po to see kung talagang malaki ang volume noon. At indeed, meron. At hindi lang actually yung series of 9. Eh. Diba? 9, 18. Mas marami po talaga. You'll be surprised. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, no? And yan po ang ginawa namin. Patterns. Opo. Kaya nga, but We'll give that, Your Honor. Give those to us. Kasi months ago na promise yan, Mr. Chairman Junicua. Months na po ninyong promise yan sa amin. Sa, nag-follow up naman po ako Senator sa... Senator Coco, si Chairman Cua, hindi talaga siya ang sa operations ng PCSO, si GM. Siya sa policy making lang. Although, kahit na siya ay chairman, gusto ko sana involved siya din, ma-brief siya sa whole operations ng PCSO. And for me, dapat para magkaroon ng check and balance. You agree with me, Mr. Chairman Cua? Yes, Mr. Chairman. Kasi, now it can be told, and it's an open secret, they don't see eye to eye. So, mas maganda yon na karoon sila ng check and balance. Di ba? Para hindi, sigurado ako hindi sila pwede magsabwatan. Oh, di ba? Yun lang yun. Okay. We'll try to generate that today. Sorry for that. But you also have the other comparisons ng combination, yung mga pattern. Meron po kami rito. We'll just check kung nandito na po. Sa dami po nang nag-attend ng PCSO, remind each other ano yung mga commitments ninyo sa committee. Okay, sige. Mr. Chairman, so at least na-raise ko na po yung aking pagpa-follow up po rito sa ano na ito. So I yield to the chairman. Okay, isa pa, konti na lang ano po. Salamat po sa inyong pasensya. Yung pong winner ng Lotto ng 514 million. Hindi ko alam kung agent to o tao to. Nag-invest siya, kung talagang isang tao lang to or sugarol. Nag-invest siya ng 90 million pesos. At nanalo siya ng 600 million. At ang tinayaan niya ay System 12. So again, one person, may-ari siya. Maybe siyang may-ari, maybe hindi. Para nag-invest siya ng 90 million. 30 million each outlet na siyang may-ari.
outlet A, outlet B, outlet C. This is in Binondo area. So he or she owns these three outlets. Nagtaya siya system 12 ng 30 million dito, system 12 dito, another 30 million, another 16, 12 dito. So ABC na outlet, tinaya niya, take the 30 million sa system 12. Sa system 12 kasi, Senator Coco, hindi uulit yun eh. Hindi uulit. So, although wala akong nakitang illegal doon, Mr. Robles, na ang isang tao, tatayaan niya ng lahat ng numero, possible combination, para bumalik yung taya niya, plus may tubo pa siya. Ang nakikita ko lang problema, yung bang bago siya mag-invest ng 90 million, saka tinaasan yung prize fund, yung jackpot, dinagdagan ng 500 million to make it 600 million para ma-accommodate yung kanyang kapital. At may tubo pa siya. Sir? Your Honor, yung jackpot namin, hindi naman po tinamaan yun instantaneously. Nag-run pa po yun eh. So in fact, kaya nag-snowball pa nga yung iba. Because nag-run pa po yun. So siguro ho, kung after mo in-increase, tumama, baka sakali ho. Pero kung nag-run pa po siya, exposed na po siya sa lahat ng betting eh. So hindi naman po instantaneous yun eh. Tama po yun, sir. Tama yung sinasabi mo, and I agree with you totally. Pero ito nga po yung problema. Well, para sa akin, may nakita akong problema. Kung ito may problema, I just need explanation para sa taong bayan. Nag-invest siya at that time, 140 million lamang po ang price. Okay? And then, nag-invest siya ng 30 million sa outlet A, 30 million sa outlet B, 30 million sa outlet C. And then, the following day or 2 days later, dinagdagan ang price pot ng another 500 million to make it 600 million. Parang ganun po ang lumilitaw. May snowballing po kasi yan eh. Pag hindi tinamaan for the day, dadagdag po talaga yan. Yung, pero nagdagdag, di ba inamin nyo sa amin, nagdagdag po kayo ng 500 million? Opo, nagdagdag kami. Scheduled naman po yan. Hindi naman po talaga tinamaan agad yan. Yung isang taan namin, mga 15 days pa yata. Hindi po, tinamaan agad-agad. Kasi hindi naman siya mag-invest ng 90 million kung hindi siya medyo sigurado na may babalik yung kanyang 90. Who would invest 90 million pesos sa isang game na hindi siya sure na malaking posibilidad na mananalo siya? Nobody in his right mind, if he or she has that 90 million, itatapo niya sa sugal, sa loto, not knowing na maaaring hindi siya tatama. Of course, mag-invest siya ng ganun kalaking amount, meron kasiguraduhan na may babalik sa kanya one way or another, or somehow. Kasi nga po, ulitin ko po ah, tatlong outlet na pag-aari niya, ABC. Nag-invest siya ng 30 million to each outlet. Tapos, 12-digit. So, nung mag-invest siya, pagkatapos doon, a day or two, doon po nangyari yung pagdadagdag ng 500. Yung sabi niyo nga po sir, na-scheduled. So siguro baka itinao niya. Sabi niya, okay, madadagdagan ng 500 million, boost na ako 90. Baka doon po yung nangyari sa schedule. So yung bet niya kasi is only good for the day eh, di ba? Good for the day yung bet. Yeah. Hindi, kasi di ba yung bola sir, ano yun eh, yung may schedule yun. Halimbawa, pagkaring mo 6.55. Oh, good for the certain draw date. Opo. So, siyempre po, kung ako doesn't make sense, kung ang pot ay 50 million, mag-invest ako ng 90 million, hindi ko siguro gagawin yun. Kahit na sa 140. Alimbawa, ang 140 lang yung pot dyan. Ba't ako mag-invest ng 90? Kaya ako mag-invest ng 90 million dahil kalahating bilyon ang premyo at ibawas mo yung 90 million, tubo-tubo pa ako times-times. Yun po yun. So, kasi po, Mr. Chairman Robles, GM Robles, ano po yun eh? Di ba yung mga games, may schedule yun? Merong Monday, Wednesday, Friday, merong
every Saturday lang or something like that. So ito, tinamaan niya on a scheduled game. So tumaya siya. Kasi para ma-fulfill mo yung 90 million na taya kung system 12, oras lang yan eh. Para lang siguro kung 6 numbers. Naku, pipila ka sa Lotto outlet. Ang haba niya, maghapon magdamag. At saka siyempre, sinasabi rin ng mga tao na dapat ang pagtaya sa Lotto para sa mga hirap lang dapat to. So ngayon, pinasok na po ng mga investor. Mayroon nag-invest. Your Honor, yung boost namin ng prices was December. December pa po yun. Tinamaan po yan, sometime January na po yan eh. So, hindi po talaga yan instantaneous. Tsaka, sigurado lang po kayo mananalo dyan if you bet on all the odds eh. Yan lang po ang sigurado. Even then, kung may cashier ka, problema pa rin yun. So, talaga kung ganyan yung game of chance eh. Correct yan. I agree with you, Chairman Robles, GM Robles. Pero yung bang ang isang tao mag-invest ng 90 million, di ba? Although wala akong nakitang illegal doon. Okay? Maliban na lang kung may problema doon sa pera, baka yun ay kaya meron AMLAC tayo rito, dapat monitor ng AMLAC to. Now, someone would invest 90 million sa Lotto and mananalo siya ng 640 million. So, ngayon yung pera niya na ilaban niya. Nagkakaroon paglalaba. Tanungin mo natin AMLAC. Saan ba AMLAC? AMLAC? Andito? AMLAC. So, nakita niyo po, ibig sabihin na sa inyo po, is this red flag? Is this something na dapat tinitingnan niyo? Na someone would invest 90 million in Lotto and then mananalo ng 640? How would you deal? Anong basa niyo po rito? Anong takeaway niyo? Sir, Mr. Chair, good afternoon po, sir. In that case, sir, we would still check if there is a link to an unlawful activity po, sir. Yung nabanggit niyo po kanina, sir, that it's possible na nag-rediscount po yung winner. That is also a traditional money laundering typology. But we would still have to check, sir, if there is still a link to an unlawful activity. So, ibig sabihin niyo po yung mga si ABCDE, so pwede niyo po imbestigyan kung may unlawful activity doon. Despite the fact na sila po ay nagpagbayad, although sila po ay agent, hindi na po sila yung mismong winner. Yes, sir. Okay. Under mandate po, sir. Yes, po. So, PCSO, ibigay niyo po yung name ng ABCDE para ma-check ng AMLAC kung illegal activity na ginagawa itong mga agent na ito. And then, doon sa 90 million, what do you think of that? Yung sabi ko, nag-invest na 90 million at nanalo 640 million. Sir, that is... Your Honor, that is quite out of the ordinary po, sir. Again, sir, we would have to check really if there is a link to an unlawful activity for it to qualify as a money laundering offense po. Okay, si Attorney Arnold Cabanlit, OIC Detection and Prevention Department, AMLAC. So, bakit po nasabi out of the ordinary? The amount is quite huge po, sir. The way that it was as you described po, sir, no, that there was a really the intent to win po siguro, sir, that by investing in three branches and then actually trying to be the winner in that particular case po, sir, of the jackpot prize. So that could be a possible, just possible money laundering. Na yung pera, kung saan man galing yon, sa hindi magandang source, pinanggalang pera, inilaba sa Lotto. Kumbaga, di ba? It may be a possibility po, sir. Nilinis sa Lotto. So that is something that you have to look into. Get the names of those and maybe PCSO can cooperate. PCSO, is that okay, PCSO? Mr. Chair, since you already subpoenaed sa amin yung names, so pwede po sa inyo na lang po kunin. Oh, sige. You give it to us and then we'll give it to... Nabigay na po namin sa inyo, Your Honor. Kaso wala kang binigay na TIN number eh. Paano nila ma-identify? May pangalan pero walang TIN number. Tignan po namin para yung makukuha ng TIN. Di ba you coordinate with BIR, AMLAC? Tama.
Kaya we need a TIN number. Kasi ang binigay yung listahan po, Mr. GM, ay pangalan lamang, walang TIN number. So kailangan siguro ibigay nyo ng TIN number so para yun i-forward namin sa AMLA para mas mapabilis, mapadali yung kanilang trabaho. Thank you po. Meron kang gusto nyo tanongin? Sa TIN number, tama yan kasi dapat hawak ng PCSO yan parati, diba? Kasi if the jackpot winner wala is a part sa informal sector, let us say wala siyang TIN, wala, hindi pa siya ever nabigyan ng TIN, what do you do, GM? Panalo siya ng 300 million pesos. Wala siyang TIN, wala, hindi pa siya part ng formal taxpayers base natin. What do you do? According to our accountants, they deduct just the same and remit just the same to BIR, who accepts just the same. Under whose TIN? Final tax daw po yun. So, hindi niya na magagamit yun sa pangalan nga, niya. Under, sa records ng BIR, sino taxpayer doon? Yes, please answer para lang maklaro. I think you have to generate a TIN for that person. Anong sagot, AGM? Well, as mentioned earlier, yung pong binanggit ko kanina, creditable sana yan. So it will not benefit that winner because hindi po siya talaga nag-provide ng TIN at hindi niya ibigay yung tax. Ano. Okay, let us say 100, lagyan natin specific, 100 million pesos yung tinamaan ng tao na hindi pa part ng formal sector. Is he disqualified to claim the jackpot or not? Under the current guidelines namin, qualified pa rin po siya. Correct, tama. Yes, oh, yes. Okay, what will you do? You'll give him 80 million? Yes. Okay, what will you do sa 20 million? We remit it to the BIR. In whose name? Under that particular name, without the TIN. Without TIN? Yes. So you remit 20 million under the name of the real jackpot winner, but you cannot provide the TIN. Walang TIN. Yes, that's what correct. Does BIR do? Attorney, yung example ko, Attorney Tibayan. Yan ang example ko. Kasi pwede mangyari sa tunay na buhay yan. And I think nangyari na siguro sa tunay. Nangyari na ba yan sa tunay na buhay, AGM? There are instances. Of course. For the jackpot, there are instances. Yes, of course. So, anong gagawin ng BIR po doon? Mr. Chair, the tax is remitted to the BIR and it goes to the collection of the BIR po. Kaya nga, alam mo, donor, may donor, ana, anonymous donor, asa kanin nyo ilalagay? Well, based po sa declaration nila, dun sa individual, ang problem lang po, walang TIN sa submission. So, dun po nagkakaroon lang po ng... sometimes, ang ginagawa po namin, we check rin po. Kasi actually, nung there are many instances na may TIN po talaga, hindi lang po nila nilalagay, Sir Chair. Ano? I mean, dapat nga, yung may TIN, kailangan i-declare ang TIN. Kung meron ang TIN. Ang aking scenario is yung taong informal dyan na naswertihan. Oh, pwede naman eh. A homeless guy who buys a 10 peso ticket and hits the jackpot is allowed to claim. But most likely, wala siyang TIN. What do you do? Yun lang ang tanong ko. How do you record it? Kasi nagpe-paper trail na tayo. We're investigating. Umaatras tayo. I want to know how complete our information Mr. Chairman. Kaya tinatanong kong BIR, but kasi kanina, Senator Coco, yun na nga, hindi masagot diretso ni Attorney Tibayan, yan nga isa, ano ko, bago tayo magtapos, tinatanggap nyo yung mga niremit ng PCSO sa inyo, 20% tax ng mga nanalo ng 000 and 10. Kaya nga, di ba, kung matanda mo, sabi ko sa inyo, dapat merong kayong tao na dyan sa PCSO na tutulong, magbibigay ng guide. Isang tao lang. Di ba? O bawat region, kung merong mga bawat region. Kasi baka yan ang isang dahilan kung ba't may pumapasok ng mga agent. Natuturuan sila paano kumuha ng TIN para magkaroon na sila ng TIN. Baka manalo sila ulit. Malay mo, meron silang TIN number. Ano na identification yan? So, in your case, sabi mo, merong mga instances tumatanggap kayo ng taxes 20% of the winnings from different people yon. Pero ang TIN na ibinibigay sa inyo 000. Kaya tinanong ko sa inyo kung anong ginagawa nyo doon. Kaya pala bumalik tayo sa kay person kanina. Kaya yun ba si person B ba kanina ay yung TIN number na 00 yan yung actual
May TIN number na, may TIN number siya. Sinabi na niya. At this one, may TIN number to. ABCD, kaya ako na-mislead dito. Akala ko ba? Meron na. Okay, ang sinasabi lang ng BIR, in practice, those na walang TIN, na most likely, ano yun, exceptions to the general rule yun. Yung walang TIN, rene-record ninyo as pero, Mr. Chair, 000 with the name. Taxpayer name but no TIN 0000 siya. Submission po kasi po nila online. So pumapasok na lang po sa system namin. Hindi sila ang PCSO? Yes po, EFPS po. Opo. So voluntary payment so, okay, online. Question to the PCSO. Hindi, kaya nga, Sir Coco, yun nga eh, kanina pa tayo, hindi mo masyado na may sagot eh. Ikaw na mismo umamin, di ba? Merong mga niremit ang PCSO na mga pera mula sa mga winnings ng mga taong walang TIN number. Isinasubmit sa inyo yun with zero TIN. Diba? Sabi mo, ulitin mo ulit, ano ginagawa nyo dun sa mga pera nyo? Paano nyo binabangga yun sa samantalang zero TIN naman yun? So sabi mo kanina, ulitin mo, ano nangyari sa mga pera yun? At magkano yun? In the hundreds of millions? Check ko po, pero pumapasok po yun sa collection namin lahat. Kaya nga, pumapasok collection ninyo. Yes po. Pero ang sinasabi ko, sa ba sa collection, ano, how are they identified pag pumasok collection? Final tax po siya, nakabulk po ng remittance from PCSO. Since final tax po siya, wala na pong kinikredit yan sa taxpayer. Kasi po, kumbaga, unlike creditable withholding tax po, babanggayin po yun sa income tax eh. Pero in this case po, kumbaga, final tax, tapos na po yung 20%. Tapos yun na po yun. Kaya nga dapat talaga, Attorney Tibayan, may TIN number para malaman kung talagang totoo yung mga ibinabawas na tax. Kung totoo, eh mali mo, meron palang nananalo na dyan by the hundreds of millions. Tapos, lalagay lang sa inyo 0010. So, paano mo babangga? Paano malaman yung correct taxes na ibinabayad ng lahat ng winners versus doon sa natatanggap nyo? Kasi tumatanggap kayo ng 0-10 eh. Di ba? Malay mo, baka yung 0-0-0 na 10 na yun, eh, ang binayad na 20%, baka sinabi lang ang panalo niyan is 50,000. Huwag kayong pala 50 million. Tama? Yes po. Okay. Yun sinasabi ko, dapat hindi na kayo tatanggap ng 0-0-0-10 mula sa PCSO. Online po kasi, so papasok po talaga sa amin, voluntary filing po, so kaya, pero sabi mo, di ba, less than a day lang yon ma-process, mabigyan ng tinisang register. Tao register, opo, opo. Oh, PCSO, from now on ayoko na pong makita na 0-0-10 at gusto nito ng mga tao na walang TIN number, syempre they'll be proud na oh, ako may TIN number na ako, di ba, ako'y taxpayer na at additional ID, so from now on i-process nyo yung tao nanalo na mabigyan sila ng TIN. Total, less than a day lang daw. Para pag nag-submit kayo sa BIR, babangga talaga. May babangga nila doon sa tao na nagbayad. Sa ngayon kasi, mahirap ibangga eh. Mag-submit kayo ng 0-0-0-10, sabihin nyo, kunyari, yung 20% no, nagkakamat lang ng 100 million. Huwag ka, dapat yan, 1 billion. Halimbawa lang. Kasi properly identified eh. Hindi, di ba? Mr. Chair, yes, sir. We will help na po. Nag-uusap po kami. Nagdagdag na namin sa requirement sa pag-claim. Thank you. Yun po yung gagawin namin. Thank you, GM Robles. Thank you. No. Requirement sa pag-claim, ang TIN number? Hindi. Gagawin na po namin prospectively. Hindi. Kahit na, I'm looking at the homeless man. The homeless man should be allowed to claim. So in effect, ganito. Ang ibig sabihin, nakukuha ko na sa GM, na from now on, pupunta lang mo si homeless man, wala correct siyang TIN number. Ipoprocess nila, sila mismo magpoprocess through the help of BIR para si homeless man magkaroon ng TIN number kasi last na day lang eh. Correct. Siguro naman, hindi naman inconvenient kay homeless man yon na siya ay mag-antay lang doon, say 2-3 hours siguro. Ipoprocess yung TIN number to online hanggang sa mabigyan siya at nabigyan na siya ng TIN number, yun ay isasubmit sa BIR. Sige. At yung corresponding but the responsibility is with the PCSO, not with the ticket holder, the winner, Mr. President. So meaning to say, ang na-reveal pala natin sa usapan natin ngayon is you have been submitting sa BIR without the TIN number. Nakikita, sinisiro-siro-siro nyo lahat. Tama?
Tama, even si businessman na nanalo ng jackpot, hindi nyo kinuha ang TIN number niya. Pag submit nyo sa ano, wala 0000 ang TIN number niya. Tama, hindi lang si informal sector person. Practice, ang tinatanong ko, what's the real practice? Yan ang lumalabas mo ngayon, Mr. Chairman. Sir, bale, pag may TIN number po siya, yun po yung ginagamit namin. Pero mostly po kasi ng mga nagka-claim is wala po talaga silang TIN. Pero kung meron po sila, hinihingi po namin yung TIN number. Pero since alam nilang you can accommodate na walang TIN, hindi na rin nila rin i-reveal yung TIN nila. Tama? 000 na rin. Pero sa itsura lang, judging from the itsura, alam mo, part ng formal sector yan, tax base yan, may TIN yan. But you do not require the them to provide the TIN. In practice, tama? Yes. Ah, okay, so, kasi in-accommodate yun na. Kung walang TIN, you put 0000. Okay, we get it, Mr. Chairman. At least nakikita natin now how it is done in practice. Please, clear na tayo. Okay, so, siguro sa next hearing, isubmit na lang yung mga request na hiniling namin, yung inyong mga position regarding the topic na pinag-usapan natin ngayon, especially the BIR, the AMLAC, and then meron pa mga dokumento coming from the PCSO na we requested. Okay. Yes, Attorney Tibayan. Mr. Chair, we just like to request yung conduct po sana ng executive session so we can submit po yung sealed documents po namin. Yes, sa next hearing, magkakaroon tayo ng executive session para yung mga hindi pwedeng may divulge in public, we can talk it sa executive hearing. Thank you. Sa executive session. Okay. So, i-release ko ni muna. So, BIR, do you need me to compel you to submit those documents under executive session? You want me to do that now? So there. I have the documents with me, Mr. Chair. I'm just hoping I can submit it during the session. Po. Oh, you have it now? Yes, here, po, in sealed. A sealed envelope. Okay. Yes. So if it is sealed, submit it to us now in executive session, and yes, we will not, of course, open that in front of so many people who are here na hindi dapat. So it's just between this committee. Yes, Mr. Chair. Okay. Sige, so you can submit it now? As long as executive session pa, weekend na pa. It's available na pa, Mr. Chair. Yes pa. Okay, so you want that? Huh? So, I so move. So, submit na. All right. So mag-executive session tayo mamaya. For the meantime, bago tayo mag-executive session, pwede tayo mag-sway muna sa topic. Mabilis lang ito. Nandito si Colonel Francisco Bulwayan Jr., City Director ng PNP Baguio City. Talamak ang sugal dyan sa Baguio City. Ano bang pinanggagawa nyo? At in fact, may mga video ng mga sugal, pati mga bata nakakasugal. At although after na ma-expose yan, eh, nagkaroon kayo ng konting raid, pero hanggang ngayon meron pa rin. Ano nangyari po, sir? Di ba meron kayong confidential funds? Intel funds? Bakit hindi nyo mapigil-pigil maubos yung illegal gambling niya sa Baguio City? Yes, sir. The video was aired, I think, last year, and we have made several operations already and several preventive measures that so that the those operations will be eventually stopped. What preventive measures meron kayong inilatag, sir? Since the areas are pre-identified, we made patrol and other police presence to make sure that the gambling operations which was reported last year was will not recur. Kung hindi pa pala na-expose, sir, napabayaan nyo lang yon. Eh, buti na na-expose. So, hintay nyo pa ma-expose samantalang we know for a fact na meron kayong intel fund. What do you call it? Intelligence fund or confidential fund? Po. You have confidential funds. How much po yung confidential funds na tanggap nyo? The confidential fund of the
City government is 2 million annually, sir. 2 million annually? Yes. So, don't tell me, dun sa 2 million, hindi nyo nakakapa yung mga nagpapasugal dyan sa Baguio na talamak before the raid happened. Kung hindi pa in-expose, kasi paulit-ulit in-expose yun sa social media, saka pala kayo umaksyon. Ba't kinakailangan pang ma-expose? So, yes, several of the part of the fund is utilized for illegal gambling operation, and a bulk is for counterinsurgency, anti-illegal drugs, and anti-criminality. I know that, pero still, sir, maski na nga po yung ano eh, yung nagtitinda ng mga kakanin doon, alam na alam kung saan yung pasugalan. Don't tell me, mas magaling pa yung mga bata kaysa sa inyo. Yung mga paslit, alam na alam, meron doon sa video, mga bata nanonood sa sugal. Come on, pagtatawanan kayo sa PNP dyan. Diba? Alam na ng lahat, pero kayo hindi nyo alam. Pulis kayo. Yun yung sinasabi ko na, kung hindi pa na-exposed, hindi nyo, hindi kayo gagawa ng raid. Ilang beses na-exposed yun eh. I think, in fact, minsan nag-issue pa ng statement si Mayor, sino ba Mayor nyo? Mayor Magalong. Mayor Magalong na noong una hindi niya inadmit na may pasugalan, and later on, inadmit niya na may pasugalan, pero wala siyang kinalaman doon, wala siyang control, kaya nga PNP may control. Kung sinasabi ni Mayor Mayor Magalong wala siyang kinalaman doon, then dapat PNP. Yes sir, after that we have a lot, we have several operations already, and it appears sa CIRAS namin that we have actually several operations against illegal gambling. Yun nga sir, kailangan pang paulit-ulit na expose doon sa video ni Melo Yap na isang vlogger. You know, siguro kailangan si Melo Yap. Yes. Right? Oh, ilang ulit niya yon in-expose, saka kayo nag-grade. Several times niya yun. Ilang video muna inilabas niya eh. Diba? Hinamon pa nga ni Melo Yap si Mayor Magalong. Diba? Maging si ano, si Congressman minsan, in-expose pa yun. Wala rin kayong ginawang raid. Diba? Bakit, sir? Diba, in-expose pa ito ni Congressman Marcoleta? Oh. After Congressman Marcoleta did expose yung illegal gambling activities sa Baguio, wala kayong ginawang raid. Did you? Or did you not? Meron tayo sa several raids. Already, sir. Since last year, sir, we have several raids already. Kaya nga, kung several raids, bakit pa ulit-ulit pa rin? Eh, baka hindi nyo kinukulong, kaya... Yes, may we admit that we cannot secure every square inch of our city, but we assure you that if there are any illegal gambling operations reported to us, we had immediately conducted interventions to that effect, Your Honor. Okay, General David Peredo Jr., Regional Director ng PNP. Okay, magandang hapon po, General. Good afternoon, sir. Ito po ang challenge ko sa inyo. Meron po akong mga source doon sa Baguio. Dapat po gawin natin, General, na one-strike policy. Kapag meron kaming na-videohan ng source, yung source ko makapag-video ng isang pasugalan lang, okay ba sa iyo, Colonel? I-relieve ka? Yes, sir. Very good. So I'll talk to my sources doon sa Baguio na masid-masid na at mag-video. Mm-hmm. Okay, according to Philippine Star, meron daw mini casino sa tabi ng PNP headquarters sa Baguio. Kaya mga hinuli nyo, puro mga small time. Ito sa Philippine Star. Oh, mini casino sa tabi ng PNP headquarters. Nag-operate. Sino itong operator na ito? We will look into that, Your Honor. Oh, sana man na, sabihin mo sa amin, eh, Your Honor, nahuli na namin yan. Yes, sir. Yes. Buti pa we'll assure you, sir, that we will take muna. Action. So, ibig sabihin, mas magaling pa ang reporter ng Philippine Star kaysa sa PNP. At ang nakakatawa nito, sa tabi pa mismo ng PNP,
headquarters. Pero siyempre, lilipat na ito ngayon. Of course, nakikinig to. Mga kapatid, lipat na tayo. Nag-guess mo? Kaya ito yung hamon ko, Gerald Pedredo, at sa oras na yung source ko makakuha ng, siyempre, ebidensya, video especially, na may pasugalan, one strike policy, i-relieve ka, Colonel. Relieve tayo ng relieve. Diba? Okay sa'yo, General Peredo, sir? Yes, sir. We have a process to do that, sir. Anong process po yun? May one time na pag nahuli yung station commander, sir, i-relieve ng CD. Anong nahuli yung station commander? Ibig sabihin, kasi sir, yung illegal gambling, hindi naman ganun kalaki ang Baguio. Buti sana kung nationwide, Philippines, so NCR, hindi naman ganun kalaki, maliit lang yung Baguio. Kasi paulit-ulit ang balita kasi, malaki raw po yung natatanggap na tong kung sino man protector nito, mga protector. Okay? So ang sa akin lang, kung talagang gustong patigilin, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So what I'm just saying here, kung talagang i-implement ng PNP to the book para to stop illegal gambling, kaya. Diba, yes, sir? Yes, sir. But may process nga, sir. Kaya yun ang susundan namin, sir. Kilala naman po ng lahat ng gambling operator, kilala po ng PNP yan. You agree, Colonel? One way or the other, identified nila kasi paano ko collect ang PNP ng tong kung hindi nila kilala kung sino yung operator. Based po sa database only the... kaya nga nyo po nararate kasi legal, alam... Legal kaya legal operators lang. Kasi alam nyo kung sino yung operator na yun. Kasi paano mo ma-rate yun kung hindi mo alam kung saan sila? Yes, based sa intelligence report, sir. Kaya nga. Diba? Ay, kung hindi pa pala na-expose. So, yun ang sinasabi ko. General, from now on, sa Baguio, pag nakuha ko na sabi mo na raid, malinis na. So, sinasabi mo ngayon, Colonel Bulwayan Jr., malinis na. Wala na. Walang pasugalan. Pati itong mini casino. Okay. Pag yung source ko babalik sa akin, na may ebidensya na patuloy pa rin, I'll submit it to General Peredo, o kung hindi, better off kay Chief PNP para ma-relieve ka. One strike policy. Okay, sir? Yes, sir. Ono. Thank you very much. Okay ka doon? Yes, sir. We'll follow the guidance. Okay. Hindi lamang po ito at ako'y nanawagan sa lahat ng mga tao sa iba't ibang probinsya, siyudad, na meron kayo nakitang illegal gambling activities, sumbong nyo sa amin para mapatigil natin. Ang concern ko kasi rito, kasama na rin kasi mga bata. Lang sa mga color game, makikita mo mga bata tumataya. Diba? Yung mga bata na ito, matututong magnakaw. Matututo silang gumawa ng illegal para lamang makapagtaya. So yung mini casino, tigilan natin to, ha? General Peredo, pakisabi kay Colonel. Yes, sir. Okay. Oh, bago nitong Miyerkules, tatlong maedad na babae ang hinuli dahil sa pagtutong eats. Oh, naapektuhan sila, etc. So tatlong eats. Saan ba yung mini casino? Minensya pa niya rito eh. Oh. Naglipa na naman ang mini casino sa Central Business District ng Baguio. Oh, di ba? Nakubli raw po sa malapit sa building ninyo. So, work on it, Colonel, sir. Yes, sir. We have read the article of Mr. Dumlao actually and we have submitted to him the validation report that we have conducted. So, ibig sabihin umaksyon kayo dun sa yes, article sir. Niya? Yes, sir. Very good. Oh, so, kung hindi pa pala si Mr. Dumlao nag-expose, gumawa ng expose, hindi pa aksyonan. Sa tabi pa mismo ng inyong police station, sana ma. Gan. Oh, di ba? Buti pa si Mr. Dumlao na taga Maynila, alam niya ang aktibidad sa Baguio. Buti pa si Melo Yap na taga Maynila, alam niya yung mga nangyayari sa Baguio. Kayo sa taga Baguio na mismo, headquarters yung mismo, tabi ng casino, mini casino, hindi niyo alam. Yung mga na-expose niya na areas is wala actually malapit sa aming mga stations. Maybe sa
mga substation siguro, but in our headquarters, we okay. Only okay. Okay, substation, mentioned. Regardless, headquarters or substation, at least, pero at least, sinabi niya, malapit sa police station, where the substation or headquarters? Police station pa rin yan. Nakakahiya naman. May nangyaring illegal activities. Diyan mismo sa tabi niyo. Yes, sir. Tabi na mismo ng inyong substation. We also regret that during that time, the whole month of February was the celebration of the anticipated Panagbinga. So we might have remiss on our operation against illegal gambling, but we have made a certain effort on the ensuring the peace and order during the festivities. Okay. Kaya nga po, next time, Colonel, huwag nyo na pong hintayin mga taga Philippine Star o Melo Yap o kung sino man dyan sa social media ang makakita o makarating sa kanyang kaalaman at mag-expose siya ng pasugalan dyan sa Baguio. Don't wait kasi nakakaya. Di ba? Yes, sir. No? Okay, thank you. Okay, unless meron ka pang question, Senator Coco, isasala ko na. So, so therefore, kung wala na, so sa next hearing, I'll wait for those documents na napag-usapan natin. Okay? So, this session is hereby suspended. Thank you, ladies and gentlemen. Yeah.